simula na po live natin. Sana i-share na po nung ating mga kawok yung ating video ngayon, yung ating live. I-share na po mga kawok sa ating mga kasama, mga friends natin sa FB, sa ating organization, mga Youth for Rights. Tinatawagan na po natin ang mga members ng Youth for Rights. Paki-share na po at tawagin na po natin ang ating mga members. Ayan, so, magsisimula na po tayo ng live natin kasi medyo late na rin, 4:07. Time check, 4:08 na sa akin. Ayan, para naman po tayo ay maaga rin matapos ano, para sa ating episode ngayon. So, mga kawok, welcome o ating dito sa ating episode ngayon ng hashtag Woke the Talk 2024. Ito po ang ating platform na kung saan ang ating mga kaboses ng ating kabataan, lalo na ang ating mga Gen Z, ay nagre-resonate at ang action ay nag-i-ignite ng pagkabago. Ako po ang inyong host, ang inyong pag-i-tigay. At ngayon po ay kami po ay natutuwa at nagagalak to bring you a special episode titled Gen Z in Action, Isang Pasasalaman. Tinitingnan ko ngayon yung ating live. Medyo may mga pumabati na. Pero bago ko basahin, tawagin muna natin ang ating co-host, no? Palagi nating co-host ngayon, si Shai. Shai, open na yung mic at saka camera. Happy ka naman. Ayan. So, magandang hapon po sa ating mga viewers na nandyan panonood nito. Pakishare na po yung ating video para po naman mas marami pa tayong matabot ngayong hapon. At I think for this batch, last episode na natin. And syempre, binabalikan natin yung mga journey natin so far from episode 1 to episode 8 at pag episode 9 po ngayon. Pinag-usapan natin, malalim na usapan, mag-discuss po tayo about climate change, human rights, at yung mga mahalagang role ng ating mga Gen Z at kabataan in driving positive change, hindi lang po sa kanya-kanya natin mga lugar, kundi sa buong mundo hanggang sa naabot po ng ating efforts. And today, as we celebrate not only ang culmination po ng series ng Walk the Talk, but also the incredible efforts, nice the efforts of our partners po simula ng episode hanggang, and sa mga external partners po natin na hindi natin na-mention minsan sa ating live, and advocates po, individual advocates po who have walked the talk every step of the way, and sana samahan pa tayo sa mga susunod na efforts we have tonight. Okay, Kuya Egan, kinasin na ba yung mga nandiyan ngayon? Oo nga, basahin natin ano. Teka, pero bago yun, kamusta siya? Ang init-init, grabe. Sobrang init ko. Ano ba ang balita natin sa heat index? Ha? Ayan. Actually, this past few weeks in Pulong Sultan Kutara, sobrang init. I think, umalo na siya, lapit na siya maging 50. Heat index sa Sultan Kutara. And, grabe po, wala na talagang klase yung mga estudyante kasi affected na rin sila yung mga farmers, and almost every day, twice or thrice a day ha, a day ang merong nare-report na nasunugan ng bahay, forest fire, at marami pang causes. And nakakatakot kasi baka may mga heat stroke, pero sana wag naman pong ganun. And syempre, ngayong syempre nga po, Earth Month din po natin, Earth Celebration Day celebration din natin. Marami tayong effort ginawa. But then, sobrang init talaga, and mamaya siguro along the way ng discussion natin, malalaman natin ano yung importansya ng mga efforts natin na to sa nararanasan natin na init hindi lang ng Sultan Kudarat maging ng buong mundo. And it's a good opportunity na rin kasi for the information that everyone po, nasa Sultan Kudarat ngayon ang ating mga candidates ng Miss Universe Philippines. And sana, isa rin sa magiging advocacy ng ating mga kandidata, and nakapag-usap tayo sa ilan na may paabot din yung advocacy natin with regards to climate justice na rin. At hindi lang about peace building and others, sana maabot din ng ano yan, iba pang mga advocates natin. So, yun yung update ko. Koy, sobrang init and hindi ko alam. So hot talaga. Oo, at ang masambalita mo naapektuhan pati ang mga internet at kuryente. Ayun, isa pa yun, kuryente talaga, parating ano yan, brown out and hindi stable talaga yung internet connection natin. Affected dahil halos lahat eh. Yes, agree. Eh dito rin sa ano, sa NCR, grabe yung ano, yung ating mga epekto dito sa atin. Hindi ko lang nga, katulad dyan, laglag yung aking
isang account. Yan, kaya tayo nawala ng tugtog. Tapos mukhang humihina yung internet, nag-buffer. Kaya sana pagpasensya na po natin mga kawok, no? Babasahin natin yung mga comments na nandito na ngayon. Actually, ang mga nakikita ko po yung ating mga usual na nanonood, ano? Pero babasahin pa rin natin. Ayan, hayaan nyo ako magbasa. At sandali. Ayan. Ayan. Ating mabate si Mar Dubria. Ayan, yung guest po natin si Mar. Di ba? Nung nakaraang ano, episode siya. Sabi niya, good afternoon, watching from Palawan. Feel ko nag-aabang yan sa ating topic mo. Kaya kasi ano yan, last time. Oo, saka yung nanalo, di ba, nataga ron sa kanila at kasama niya nung sa last episode. So, sana nanonood uli ngayon. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero sana nanonood uli ngayon. Mar, pakitawag na uli siya. Baka mukhang maswerte siya sa ano eh, sa Pacquiao eh, no? At syempre, nanonood na rin na kasama natin si Jerlyn Pilarca. Si Jerlyn Pilarca daw ay watching here from Y4R Cebuanga chapter. Eman says mundo. Mayong hapon po sa ating lahat. Ayan, mga Y4R po natin na sa Visayas. Hindi ko nakikita lahat, ano? Pasensya na po. Medyo syempre tumatakbo yung, ano, yung comments. Eto, nakita ko, sabi ni Mar, ayun na, nawala na, dito na ako. Si Loma Agoro, Ogaro, Abigan. Si Lorna pala, Lorna, sorry. Good afternoon po from Bagong Silang, Caloocan City. Ay, si Ma'am Lorna po ay kasamahan natin sa She, sa grupo She, at saka sa City. At alam ko, taga-akbayan din po sila. Yan, si Mar Dubria, inaano niya, ayan, tinatag niya na si Adrian Merz. Badenas Pagya, mukhang ito yung ano, nanalo ng nakaraang episode. Pero dahil medyo hindi maganda ang panahon, ano? Actually hindi lang medyo, grabe po ang panahon ngayon. Kaya palagi ko lang naapektuhan pati ang ating mga kawok na nanonood dito sa atin sa episode na to. Kasama pa rin po siyempre kami mula sa Task Force Attorneys of the Philippines o TFD. Ayan, at ang Youth for Rights, ang ating mga kapartner dyan. At siyempre, andito pa rin ang mga taga Young Bataeños for Environmental Advocacy Network o Young Bean. At ang mga taga Junior Alco Philippines, Alianza Tigil Mina Youth Network, Columbio Multisectoral Ecology Movement o CMEM. Ayan. Ngayon pong episode na to po ay tayo po ay we are honored to present the Walk the Talk Certificate of Appreciation sa ating mga partners. Siyempre, who they have exemplified dedication, passion, resilience in their pursuit of justice and environmental stewardship. Ayan. Shai? Ayan, sutral. Meron pa certificate. So, ayan po. This certificate awarded today embodies po yung essence ng apat na elements. Diba? Para mga sangri lang. Para mga sangri lang. Fire, water, yes, fire, water, earth, and the air po yan. Bigay daw sa ating mga partners. So, this element po, syempre, symbolize the diverse qualities and strength ng ating mga partners po. And syempre, gusto lang po nating disclaimer ha, hindi na po ito yung partner natin, meron pa po tayo. Pero so far, sa ating episode 1 hanggang ngayon po, ayan, yung qualities and strength ng ating mga partners na inihatid nila sa ating pag-usapan simula ng episode 1 hanggang ngayon matatapos po yung kanilang passion, empathy, reliability and intellect po and expertise na rin based po sa kanilang mga experience at sa kanilang mga organization. Yes, oo. So, tapos ito rin ay part ng ating celebration ng Earth Day. Excuse me. Medyo late po yung Earth Day celebration pero nung nakaraan pong April 22 yan, di ba, internationally o worldwide, ay inilala diba, ng Earth Day na pero syempre Earth Month pa rin na tinuturing natin ang buwan ito. So, ito po ay mahalaga upang i-recognize po natin. Ginagawa natin simula nung nakaraang mga episodes yung interconnectedness ng environmental justice and human rights. Kaya yung ating mga actions o yung ating mga ipapakitang mga activities today, ilan sila sa mga nag-shape ng ating mga pananaw, ng ating mundo, na ating mamanahin daw o mamanahin ng kabataan lalo para sa kinabukasan. At up to the youth, to lead the charge towards a more sustainable and equitable future. Ngayon, simulan na po natin, ano? Actually, syempre, virtual lang yung certificate.
ngayon. Pero ibibigay natin ito sa inyo, sa mga partners. Ipapakita at ipapakita natin. So tatawagin natin yung ating mga partners isa-isa, diba no, Shai? I-introduce ko yung, i-display ko yung ating certificate. Tapos tatawagin natin. Tapos pagpapakilala at babate. At syempre, mag-i-speech na ng kaunti at magsisimula na mamaya sa ating discussion. Simulan natin sa element ng fire. Parang ang sangre, ano? Pero nung ginagawa natin yung concept, hindi ko naisip yung sangre. Ang naisip ko yung ano Last Airbender. Siyempre, kaya mag-bend ng mga ano, ng mga elements, di ba? Buksan natin. Ang una nating tatawagin para ho ating pasalamatan, ang tawag natin dito ay Walk the Talk 2024, pasasalamat. Certificate ay inihahandog sa Junior Alco Philippines. Tawagin po natin si Jenny mula po sa Junior Alco Philippines. Pabasahin ko din siya, no, para para sa lahat, pare-parehas naman ang content niya, pero basahin natin maigi. Ilang pasasalamat sa inyong kahangahangang kontribusyon at di matitinag na dedikasyon sa tagumpay ng Walk the Talk 2024, Igniting Gen Z Voices for Climate Justice and Human Rights. Yan yung mula episode 1 hanggang ngayon po, episode 9 na tayo ngayon. Ang inyong pakikipagtulungan ay naglalarawan ng kahalagahan sa paglikha ng makabuluhang usapan, pagtaas ng kamalayan, at pagbibigay panghimok sa susunod na henerasyon upang ipaglaban ang mahalagang isyu ng katarungan sa klima at karapatang pantao sa pamamagitan ng iyong dedikasyon at suporta. Kami ay nagtatagumpay na paramihin ng mga boses, magtulak ng pagbabago at magbigay ng inspirasyon ng aksyon sa kabataan. Ang inyong mga malikhaing ideya, diwa ng pagtutulungan at walang pagod na pagpupunyagi ay lubos na nagpapayaman sa diskurso hinggil sa mga mahalagang paksa na ito. Nagtutulak ng positibong epekto at nagbubukas ng daan patungo sa isang mas makatarungan at maulat na kinabukasan para sa lahat. Ibigyan pugay namin ang inyong mahalagang pakipagtulungan at pinupuri namin ang inyong inisyatiba para sa maging halimbawa ng dedikasyon sa pag-aksyon para sa pagbabago mula po sa Task Force Citizens of the Philippines at sa Youth for Rights. Ang atin pong partnership ay atin pong pinasasalamatan. Miss Jen, ito po ay para sa inyo sa Junior Alco Philippines. Ayan, ang ating elemento ng apoy o fire, kasi punong-puno ng passionate, energetic at courageous na pagpapakita ng inyong pakikibaka para po sa kalikasan. Miss Jen. Oy, virtual club naman natin. Tinatanggap mo ba? Parang ayaw mo tanggapin, Jen. Ayan, Pedro. Maraming salamat po sa isang oportunidad na makuwi sa Pagayon of the Philippines at malang para sa Junior Alcopin ng pagkakataon ay maidala natin ang organisasyon na pangmasa para organisasyon ng mga estudyante para sa masa at mapakita natin kung ano yung magagawa ng bilang mga estudyante sa ating komunidad. At pinagpapasalamat ko po sa buong pamunuan ng Task Force Citizens of the Philippines and of course kay Kuya Egay sa pag-aniyaya sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakasama at nakabahagi natin, yung iba pang mga organisasyon at nakilala sa sa kilok, sa kandisan na ito. Ayan, kasama ang Young Bean, kasama sila to siya, and student sila Kuya Jake, Kuya CJ, no, ng Alianza TV Luna. At babaunin namin ang halos 3 buwan nating pagsasama sa napaka sa mga susunod pang laban natin sa ating inang kalikasan. At maraming salamat po, Kuya Elday. Siyempre, kami ang nagpapasalamat din ng higit kasi
kitang-kita naman natin ilang mga official, no? Ilang basta miyembro, kundi officiales ng Junior Alco Philippines ang ating nakapiling simula nung nakaraang unang-unang episode ng taon ng 2024 hanggang sa ngayong episode 9. Kaya malaki po papasalamat namin. Saka hindi lang babaw ngayon kasi gagawa ulit tayo ng mga iba pang live, no? Iba pang episode. Pagsama-samahan pa sana natin. Ayahin namin kayo. Pero syempre, tingnan natin kasi baka nakakabala na rin kami. Masyado na namin kayong kinakaladkan. Sige, hindi ko na babasahin uli yung ano, pero i-discreet natin naman yung para sa susunod nating bibigyan ng certificate ng pasasalamat. Ika nga, o yung ating yan, share natin, ano? So, naibigay na natin sa Junior Alco. Paabot po natin, Miss Jen, sa sampu ng inyong mga ka-opisyal ang palapasalamat po ng Book the Talk 2024. Susunod naman po natin ay ang elemento ng mula sa apoy, tayo ay pumunta sa elemento ng tubig. Ayan. Empathetic, adaptable, at nurturing. Inihahandog po natin ang pasasalamat ng elemento ng tubig para sa Columbia Multisectoral Ecological Movement o CMEM. Ayan, pero syempre kila Shy. Palakpakan natin ang grupo ng CMEM. Ayan, Virtual Club. Hindi ko nababasahin, ano, Shy, ano, Shy, ano, pero the same. Ang content niya ay nagpapasalamat at nagpupugay sa grupo ng CMEM sa pakikipag-partner sa atin sa mahabang serye na ito ng Walk the Talk 2024, Igniting Gen Z Voices for Climate Justice and Human Rights. Sige na, switch naman dyan. Sige, ang mensahe ko po bilang representative ng Columbia Multisectoral Ecology Movement, si Mem sa Mindanao, and also part of the Alianza Tigirinina Youth Network. Gusto rin pong magpasalamat sa opportunity na marinig din yung aming mga inisiyatiba and ideas inside on climate justice in Manuel. Sa iba pang mga usapin po, hindi lamang po dito sa Mindanao, nationwide po. And napakalaking opportunity po ito para magpatulong yung ating advokasya. Hindi po ito basta-basta opportunity kasi sabi nga nila, maraming natatawag, maraming napipili, pero dapat panindigan natin yan, yung mga responsibilidad na yan. And hindi ko alam kung nasasawa na yung ating mga viewers sa pagmumuta ko sa episode 1 hanggang matapos. From panelist, naging host, co-host ni Kuya Edgay. And kumbaga, unforgettable moment and experience dito sa akin and also from CMEM na ipagpapatuloy ko po namin ang aming mga inisiyatiba at advokasya. Ang gusto ko siya salamatan si Coach Edgay. Hindi ko talaga mahindihan. Marami tayong pinagdaanan from mga travel while nasa episode. Mga technical problems na hindi natin inaasahan and so on and so forth. Pero tingnan nyo naman, umabot tayo. Sinong mag-expect na abot tayo ilang buwan? Ang ibang relationship nga, week lang. Pero ang walk the talk natin, umabot tayo ng ilang buwan at ilang episode. Kanina, while preparing for the live, sabi nga ni Chris Egay, baka last na to, kasi wala ng budget. Ha, wala pang budget ko, sabi pa si Tim lang tayo, wala pa, darating yan kasi yung mga inisiyatiba natin na to, marami nang naabot, marami nang nakarinig ng ating discussion, and sana hopefully merong susuporta at magkukuntin nito, and for the next pa ng mga inisiyatib na ganito, kahit hindi na kami, at least meron pang ano yan, ma-motivate, ma-inspire na mag-share din, hindi lang kami from Junior Alco, Young Bloom, ACM, and CMEM ang makakapag-share. Marami pa tayong mapapakinggan pa ng mga kabataan din natin and environmental advocates natin. So, maraming salamat sa opportunity and we hope to work with you personally in the near future, I guess. Ayan, o. Siyempre, ang pasasalamat ng ating mga kapatid, no, lalo na yung mga Youth for Rights, pinapaabot nila sa comment section. Sabi nila ay salamat sa Alco. May bumabati rin ang salamat sa CMEM. Sila Eman yan, sila Justice, at maraming salamat sa mga humabol na nanonood na ngayon, sila Julius. Nanonood na rin sila ang Young Bee, no? Mga members ng Young Bee na kailan rin. Okay, tuloy natin ang ating pasasalamat na segment, ika nga.
Ang susunod kong ipapakita ay sa elemento naman tayo ng hangin. Ay lang, earth pala, ng earth o ng mundo. Sabi natin yung parang, sabi ko sa iyo eh, ano yan eh, The Last Airbender ang aking inspirasyon. Pangre, Airbender, okay. Nasa, nanggaling tayo sa Firebender, Fire Nation, tapos sumunod ay sa Water, di ba? Ngayon ay papasok na tayo sa isa pang element. Ang pasasalamat, wala naman po para sa pakikisa, ay nanggaling sa elemento ng earth o ng mundo o ng lupa. Para ito ay inihahandog sa Young Bataeños for Environmental Advocacy Network o Young Bean. Kaya virtual club po at pasasalamat sa ating mga kapatid sa Young Bean mula episode 1 din hanggang sa episode 9, hindi tayo iniwanan. Actually, nakakasama din natin sila sa mga episodes din ng mga nakaraang taon. Sige, isasara ko lang ito. Bati naman at saka virtually tanggapin mo ang ating pasasalamat. Pero makakarating ako sa inyo kaya dadaling ko yung physical na certificate. Yes. So. Ayan po, hello, hello, hello sa ating mga ka-Walk the Talk ngayong araw at syempre sa mga kasama natin ditong organisasyon, no, nandiyan ang TFDP, ang CMEM, nandiyan sila Jenny at sila Kuya Jake ng Alyansa Tigil Minan. At ayun, mainit na tinatanggap ng Young Bean ang award na to. Sa totoo lang, natutuwa kami. Palagi kami natutuwa kapag nire-recognize ang mga effort ng mga grassroots youth, no, na mga organization. At mainit kami nagpapasalamat sa TFDP dahil simula una ay binigyan niya kami ng plataforma, no, ng mas malawak na plataforma para ibahagi ang aming kung ano yung kampanya namin, ano yung ginagawa namin sa aming probinsya at paano nga ba kami nakikilahok para sa isang pagkilos, para sa isang environment na ligtas at sustainable para sa ating lahat, no? At ayun, dahil Earth ang binigay sa atin na award, no, ay naniniwala kami na dahil tayo ay nabubuhay dito sa ating mundo at ito lamang ang tanging-tangi nating matitirahan na mundo sa lahat ng planetang nandito sa ating solar system, no? At dahil dito tayo na tumutuntong ay dito din nang gagaling yung pakikipaglaban natin at ito din yung rason kung bakit tayo nagpapatuloy para sa ating pakikibaka at pakikipaglaban para sa ating kalikasan. Na yun. Maraming salamat po, Kuya Egay, at sa lahat ng bumubuo sa TFDP. Yes, oo. Karakter po ng elementong earth ay grounded, reliable, at diligent. Yan po ang ating inihahandog sa grupo ng Young Bean. Katulad po sa Young Bean, sakto lang may lakad ng ako, mapupunta ako sa kanilang lugar, so magbibit-bit ko yung certificate, yung physical, mga ilang araw mula ngayon. Madali namang maiabot kay Jenny yung ating physical certificate, no, Jenny? Palagi rin kami nakikita. Actually, nakikita kami ng isang araw lang. Magkakasama kami ni Jenny dun sa isang activity naman ng para. Siyempre, ito rin mga kasama natin sila sa Shy. Si Shy naman, baka siguro, pwede bang magpalo dyan? Siguro, iyan natin, ano? Yung LBC. Padala nila lang yung certificate. Ituloy na natin yung ating pagkilala, no, ating pasasalamat. Again, ito ay napakasimple lang naman. Hindi naman siya yung talagang bonggesious na awards, no? Ito ay mas pasasalamat certificate ang tawag po natin. Para naman po sa elemento ng hangin o air, ito po ang intellectual, creative, at communicative ang kanyang elemento. Iniahandog po natin. Ayan. Pusa ko lang po para po katulad ng ating mga kapatid. Virtual club po. Hindi po again babasahin, ha. Well, kaparehas din naman ang laman. Pasasalamat. Para po sa ating mga kapatid sa Alyansa Tigil Minan Youth Network. Ayan. Kasi kasama din po natin sila palagi. At ngayon nga po ay nandito kasama natin si Jake. Ayan, nandito si Jake.
pasasalamang Jake. Tanggapin ko ang ating pasasalamat para sa pagpipag-partner sa Walk the Talk. Okay. Salamat po yun, guys. Tubog ng isang 50 plus degrees na mainit na pagtanggap sa certificate. Yung sobrang init talaga. Pero, I mean, kidding aside, maraming salamat po doon sa appreciation. At gaya ng binabanggit ko sa ating Facebook comments, yung recognition nila Kuya Egay at iba pang mga kasama doon sa roles at saka doon sa kalakasan ng mga. Kami po sa ATM Youth Network at happy kasi nagiging opportunity itong network para patampitin yung ginagawa ng mga kabataan sa community, sa grassroots organizing at yung efforts through the international level. Kaya yung mga katulad nila Mar, nila Shai, mula sa ATM Youth, nila Andrew na nagpa-participate dito sa Walk the Talk kasama ng iba pang mga youth at boards and networks katulad ng Young Bean ng Junior Alto ay super happy na na-engage sa pag-uusapan yung mga pressing issues ng ating partner. At saka natutupo ko yan kasi yung tema ng pagbibigay ng certificate ay mala avatar. So kuha talaga yung kuha yung kiliti ko. At saka yung pagiging airbender para okay, nice to ha. Para, I mean, may ganong of all the elements game. May ganong kabayas na lang. Kasi it also sounds spirituality and connectedness doon mas mataas na form ng nature. Parang may ganong kasing peg yan po yan na minsan nawawala sa atin. And gaya nga ng sabi ni Uncle Iroh, the joke na po. Hindi na makinuskat ng ibang bagay pero magandang hapon po sa atin. Yes, virtual clap po para sa ating kapatid na Jake mula po sa Alianza Tigil Mina. Alianza Tigil Mina Youth Network, ayan. Malaki-malaki pong pagkasalamat namin, hindi lamang sa ATM, kila Shai sa CMEM, sa Young Bean, kila Joshel, kay Jenny Hambon, ayan, sa Christina Jill. Alam niyo yung dami ng ginagawa ng mga batang ito no, at ng mga organisasyon nyo. Para pagbigyan nyo rin ng Walk the Talk, kasimahan nyo kami. Talagang nag-iba-iba lang mukha, di ba? Iba-iba yung guest, iba-iba yung mga pinapadala. Nag-uusap, ano natin mas ma-effective na mapapaganda pa yung ating pagtatalakayan. At kaya naman po, pinapaabot ko ang congratulations at pasasalamat din. Kasama na sa Young Bean at saka sa ATM, hinahabol nila, nagpapasalamat sila Justice Fernandez ng TFD. Ngayon din po sila, sabi ni Jeric Basmayor, magandang hapon po sa lahat, Propoy Parsibonga Chapter. Tapos congratulations po sa lahat, nakaka-proud po kayong lahat, sabi ng Young Bataenos for Environment o Young Bean. So proud of si Ma'am, sabi ni Young Bean. Salamat sa TFD for recognizing ang kalakasan at mga kabataan. Actually, tama po, yung po ang basic talaga na intention ng ating series. Pakita talaga yung tinig ng kabataan at kilalaan ng po. Kasi in Gen Z, mayroon tayong pagpapahalaga dun sa generation na to. Hindi lang magpamana eh, no, Jake? Hindi lang kayo magpamana. Kayo din ang talagang pwede magbago nitong sitwasyon na to. Itong generation na to. Ganun din, pinapasalamatan nila Justice, ang Young Bean, nakalagay dito, Marty Villacorte, hello, watching from Palookan. Hello po, Marty, salamat po sa mga nanonood. May mga bago tayo mga viewers, di ba? Kasi saan man ako mapadpad, galing ako sa Caloocan kahapon, pinopromote natin yung ating, kasi kahapon nandun ako sa area ng Caloocan. Actually, na Botas, pero may mga kausap ako ng mga taga-Caloocan. Nagbigay tayo ng paralegal sa kanilang community. Justice Fernandez, salamat sa ATM, sabi ni Justice. Sabi ni Eman, thank you ATM. Sabi ni Justice, hello kay Jake, ang cute mo po. Ang bola pa. Kung alam nyo lang, masakit ulo ni Jake ngayon. Sa sobrang init. Ayan o, tinan mo, di mangiti. Richie Supan is watching, hello kay Jake, ang cute mo po, sabi. Hello po, ang ganda. Yes, at saka si Decab, nanonood ngayon. Okay, tuloy-tuloy lang po ang ating pagko-comment at maya-maya sasali na po kayo sa ating PACU kasi alam niyo naman ang way ng ating pagdi-discuss ay
sa pamamagitan din ng pag-i-integrate ng ating pa-quiz. Diba no, Shai? Kaya tayo po ay papasok na doon sa unang-una nating pa-question or pa-quiz number one. Re-request ko si Shai magbasa habang ako naman po ay nagka-copy-paste ulit, katulad ng dati. Magka-copy-paste natin ito sa comment section at may mga ang tawag na to, enumeration or ang tawag ito, options or mga multiple choice na pwedeng pagpilian o sagot. So ang susunod natin pagkatapos magtanong ni Shai, papunta na siya basahin ang vacuum number 1 natin. Ayan, i-discuss natin ito, yung topic din na ito. Sige, Shai, please. Okay, so andito na tayo sa exciting part na ating walk dito para sa ating mga viewers, sa mga kaka, ano yan, watch lang po. Ito na po. Kasi si Pace ni Kunz Igay ang question at sasagutin lang po natin ito. Question number 1 sa ating PACU. Pa-question po ito. What role do mangroves play in mitigating climate change? Letter A, they release greenhouse gases into the atmosphere. Letter B, they absorb and store carbon dioxide from the atmosphere. Letter C, they accelerate the process of global warming. And letter D, they have no impact on climate change. So, pili na po tayo and paste your answer. Yes, oo. Sabi ko nga kanina, may kaugnayan ito doon sa una nating discussion. Actually, series ito, no? Bawat tanong may kaugnayan. Ang ating unang katalakayan ay ang grupo ng Young Peace, sila Joshua. Gusto natin sa kanila sila makakwentuhan. Joshua, meron ka bang, ano, meron ka bang papakita, ipi-play? O gusto mong ipakita ko yung page? Meron? Okay. Bale, dahil pinag-uusapan natin ngayon ang mangroves, no? At ang Yongbin this April, no? To celebrate the Earth Month, ay sinagawa namin yung series ng mangroves tree planting. At siguro para mas makita ng mga tagapanood natin yung kung ano ba yung ginawa namin, siguro may ipapakita akong video, no? Para okay lang ba, Kuya Egay? Yes, okay na okay. Ginawa na kitang co-host para ma-play mo siya. Okay. Sige po. Habang inahanda mo, Joshelle, habol ko lang. Yung makakatamang sagot, ano, yung unang-unang makakasagot at tama, ibig sabihin siya unang tumama, yun po ang magwawagi ng ating paload. Ito yung machine. Yeah. Bale, ito po. Ipi-play ko na po ang video at sabay-sabay po nating panoorin. Isang makakalikasang araw sa ating lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Kamatsele Orion Bataan. Kailangan Gimay Bataan. At ngayon ay kakatapos lang ng ating isinasagawang week 3 ng mangrove tree planting dito, no, sa Bataan. Specifically sa wetland, Barangay Tortugas, Balanga City, Bataan. Kakatapos lang natin magtanim ng 500 na mangrove trees or seedlings dito sa Orion. Na isa ito sa problema ng plastic pollution, kaya kinakampanya natin na iba na talaga yung mga single-use plastic, gumawa ng mga ordinansa na talagang maglilimita sa production ng plastic. O sana ay masamahan nyo kami sa kampanya namin sa plastic, no? At yun, sumama sa mga aktividad na ganito para isulong natin ang ating advocacy sa environment. O, nagpapasalamat tayo muli sa mga organization na katuwang natin sa pagsagawa ng aktibidad na ito, sa Nuclear Free Bataan Movement, no? Kabaro, Kababayang Bataan yung para sa karapatan, kalikasan at pagbabago, Youth for Nationalism and Democracy, Concentrix Alabang 4, sa Philippine Movement for Climate Justice. Hindi magiging matagumpay ang aktibidad na ito kung di dahil sa tulong at participasyon nyo. Ito ay isa sa successful na activity, no, na una, no, at naniniwala tayo na marami pang susunod, no, basta
pagdating sa kabataan, no, sa kalikasan, at sa ating kinabukasan. So maraming maraming salamat, no, sa pagsama nyo sa amin. At sana samahan nyo ulit kami sa mga series ng mga mangrove tree planting at coastal cleanup na isasagawa natin dito sa Batas. Hindi lang yun, no, marami tayong mga activity. Kaya ano pang inihantay ninyo? Samahan nyo na kami sa mga susunod. So yun, bye! Yun, nakamute ka. Ayan. Bali, napanood na po natin yung series of mangroves planting na sinagawa namin sa organisasyon namin. Bali, inumpisahan po namin to since 2021 at ngayon taon ay yung ika-apat na taon na ng pagsasagawa namin ng series of mangroves tree planting. Giselle, pwede ka namin ma-interview ng mabilis, no, tukol dito, no? Sure po. Oo, naisip nyo yung mangrove tree planting. Katulad ng tanong natin sa ating mga kawok, siya, interesado ka ba? Ano bang role ng mangroves para dito sa pag, sabi nga nila, mitigating climate change? No? Question siya sa utak ko, eh. Yes. Kasi, dito rin sa amin kasi, syempre, mabukid. So, para naman ma-inform din, ma-enlighten din yung ating mga viewers ngayong hapon. Baka pwedeng ma-share natin bakit kailangan, anong impact ng mangrove, what role do mangrove play in mitigating climate change? Babasahin ko lang iba, then you can answer ikaw kung Then how do mangroves protect coastal communities from the impact of climate change? Ano yung one of the effects of climate change on mangrove ecosystem? Paano ba siya? Sino ba magbe-benefit nito mga mangrove na to? Which greenhouse gas do mangroves primary sequester for the atmosphere? So basically, bakit napili ninyo yung mangrove na focus ninyo as sa young bill na advocacy? Baka pwede mong ma-share sa amin. Okay po. Sige. Thank you, Ate Shai, no, sa mga katanungan niya yun. Medyo madami, pero subukan nating i-sagutin ng paunti-unti. Ayun. So, yun, no, ang Bataan kasi ay, dito sa aming probinsya, no, ang Bataan ay merong mga mangroves forest. No, meron kami mga mangroves na nasa coastal, no. Pero nakita namin na ito ay paunti-unting nawawala dahil nga ito ay kino-convert para sa mga industrial project, no? At ito ay nakakalungkot kasi nakikita ng Yongbin na malaki ang role ng mga mangroves, no? Mangroves trees sa pag-lessen ng impact ng climate change kasi ang daming-daming benefit na pwede nating makuha sa ating mga mangroves. Ano yan, no? Ang mangroves kasi ay kilala sa, isa siya sa, kilala sa pinakamay malaking, siya ay isa sa carbon sinker, no? Siya ay nag-i-store ng mga carbon dioxide, no? At, paano naman kapag siya ay pinutol? Kapag siya ay pinutol, lahat ng in-store niya na carbon dioxide ay marirelease ulit yon sa ating atmosphere at dahil doon ay mas makakadagdag pa to sa pagbabago ng klima dahil nga yung in-store niyang carbon dioxide kapag pinutol siya i-release niya yun. So problematic na malaki yung problem kapag sinisira natin ang ating mga mangroves forest, no? At pangalawa ay ang mangroves kasi ay malaki yung tinutulong na sa ating mga coastal communities dahil ito ay natural barriers, no? Doon sa tsunamis, sa malalakas na bagyo, ganyan na din sa mga storm surges, no? At syempre ang mangroves kasi ay
ito ay nagiging habitat, no? Ito ay nagiging panirahan ng iba't ibang mga animals, no? Like birds, no? At gayon na din yung mga iba't ibang species na mga fishes, no? At ito ay nagiging paitlugan nila, no? Dahil nga sa patuloy na pagsira o na, dahil sa patuloy na pagkasira ng ating karagatan, nasisira din ang ating mga coral reefs. At doon nagiging alternative nilang habitat yun, no? Ng mga isda. At syempre, ito ay, dahil nga ito ay nagpapasagana sa ito ay nagpapasagana din sa huli ng mga ating mga mangingisda, no? Dahil ito ay nagiging silbi nito ay mga nursery, no, at feeding grounds ng iba't ibang mga fishes at mga lamandagat. At syempre, ang mangroves kasi ay mas pinapalinis nito yung quality ng ating water, no, yung sa karagatan natin, no. Kaya malaki yung rason na tinatanaw ng Yongbin kung bakit nga ba natin pinagpapatuloy ng 4 na taon na ang tatanim ng mangroves. Kasi ito, nakikita natin na ito ay isa sa pinaka mahalagang aspeto sa paglelessen ng climate change impact sa ating mundo ngayon. At paano nga ba nito na proprotektahan yung ating coastal communities, no? Sabi ko nga kanina na ito ay nagsiserve as natural barriers, no, para ilessen yung intensity ng mga bagyo, ganun na din yung mga storm surge at yung tsunamis, no, yung impact ng tsunami. At syempre, ito din kasi ay nag-a-adapt sa patuloy na pagtaas ng level ng dagat, dahil nga patuloy din na natutunaw ang ating mga yelo sa ating mundo, ay ganun din yung pagpapatuloy ng pagtaas ng level ng dagat. At siya ay nakaka-adapt dito. At ayun din, nagpro-provide ito ng habitat at mas nagiging sagana yung huli ng ating mga mangingisda, no? At ito din ay nagsisilbi din ito na maging tourism spot, no, sa ating bansa, gayon na din sa probinsya ng Bataan. At ano pa ba yung isang question, ate? Ah, sorry. Naka-mute ka po ata, Ate Shai. Oh, so sorry. So, ayun. Halos lahat naman is na-touch. Siguro, sa last na lang na question with regards sa mangroves is yung bakit itong mangroves is considered important in adaptation and resilience strategies against climate change. So, how important mangrove is. And yun nga, sabi mo kanina, sa na-discuss kanina, maraming benefits ang mangrove. And kumbaga, ano yung nagpa-facility ng ating mga kabataan sa Yongbin na dito tayo mag-focus and for the near future? Yeah. Oo. Yes. Sige, kasi dahil nga sa patuloy na pag-init ng ating mundo dahil sa climate crisis na nararanasan natin, no, at sa pagpo-pollute sa ating mundo, at kita natin na ang isa sa mga dahilan ng hindi normal na pagbabago ng ating klima ay dahil sa carbon emission, no. At dahil ang mangroves ay siya ay carbon sinker, no, at ang inaabsorb niyang inaabsorb niyang greenhouse ay carbon, or yun, carbon dioxide. At kaya nakikita natin na mas nagiging malaki yung
yung ambag on malaki talaga yung ambag ng ating mga bakhawan, no? At pero dahil nga sa patuloy na pagsira sa kanya, patuloy na pagtaas ng level ng tubig, ay siya ay nasisira. Pero dahil sa pagtatanim ng young bean ng mangroves ay patuloy din yung pagbibigay natin ng awareness na ang mangroves ay nagsisilbi na ito ay nagsisilbi as coastal protection, no, nagiging barrier ito at nire-reduce nito yung extreme weather na nararanasan natin, no, at nire-reduce nito yung pag-init ng mundo, no, at nire-reduce din nito yung impacts ng pag-init ng mundo o yung impacts ng climate change, no, at ito din kasi ay ini-stabilize niya yung ecosystem natin, no? Mine-maintain niya ang water quality, no? At pinapayaman niya yung ecosystem natin, no? Dahil siya ay nag restore ng ating kalikasan at minomoderate niya yung ating temperatures at yun din ay tinutulungan niya ang ating mga coastal communities na hindi makaranas ng matitinding impacts ng climate change. At dahil dito ay nakikita natin na ito ay konektado sa patuloy na pag-action natin, no? Hindi lang dapat tayo kasi hindi lang tayo nagsasalita lang dapat, no? Dapat tayo ay nagbibigay ng awareness. Tayo dapat ay umaaksyon, no? At tayo ay gumagawa ng iba't ibang paraan para protektahan ang ating kalikasan, no? At dahil ang Yongbin isa din sa kanyang kampanya ay restore our seas, no? Restore our seas, restore our earth, no? Dahil ang kahalagahan na protektahan ang ating karagatan ay ganun din ang kahalagahan na protektahan ang ating mundo dahil magkakonekta ito, no? Hindi natin maipaghihiwalay ang ating karagatan sa ating mga bundok. Hindi natin mahihiwalay ang karagatan sa ating mundo, no? Kaya dapat kasabay ito ng ating mga pagkilos, no? Hindi dapat natin kakalimutan ang mga bagay na nakakapagpayaman, nakakatulong sa atin para sa protektahan, i-restore at i-preserve ang ating kalikasan. Okay, so ano yan, virtual club naman po sa ating initiative po at advocacies po ng Young Bean. Kung sa amin dito sa Mindanao, napaka-refreshing na mayroong mga initiatives with regards naman sa ating mga katubigan, karagatan. Yun nga sabi kanina, very connected siya, complement siya sa intro natin sa Airbender, the last Airbender, from waters, saan tayo susunod. Yes. Siguro meron din akong gustong idagdag, if okay lang okay, po. Okay, sure. Dahil ang Bataan nga ay merong iba't ibang mga environmental na issues, no? Mula yan sa meron kaming Bataan Nuclear Power Plant, meron kaming apat na coal-fired power plant na operational, no? At meron din seabed quarrying sa aming probinsya at kasabay noon yung reclamation, no? Kaya siguro isa din yon sa mga rason kung bakit namin pinagpapatuloy ang advokasya o yung pagkilos na ginagawa namin tuwing Earth Month, no? Dahil hindi lang basta tanim ang gusto naming ipakita sa ating mga kapwa kabataan, no, at sa ating mamayan, kundi gusto din natin ipakita yung rason kung bakit natin ito ginagawa. Napakagandang inisiyatiba.
Ah, sige, Quays. Yeah, oo. Eh, kasi, itong pag-mangroves tree planting ng, ano, na Yangi, eh, biro mo yun, bigla namin naisip na bakit hindi ito naiisip sa ibang lugar. At may isang eksakto pa, tinanong namin, pwede ba ito sa river? Parang ganyan. So, ang ginawa namin, nag-google kami. Bakit hindi ito nagawa ng, ano, ng ibang mga lugar? Bakit hindi masyadong concern ba ng government kung dapat sila ay nag-initiate din ng ganitong pagtatanim, di ba? Naisip din ba ninyo yan, ano, Shai? Ako naisip ko yan eh. So, nag-google kami at meron naman pala. Kaya lang hindi ganun ka massive or ganun ka ang tawag natin dyan sa ganyan. Ka, yung para bang hindi committed. So, naging idea din pala yan at nag-press release din na along ano, river ng ano, dito sa Binibay, Pasig River. Ow. Ay mag-mangrove tree planting sana. Pero bakang hindi naman natuloy kasi that was years ago. So, anyways, naisip ko lang bigla na ganun ka, ano, ganun kaganda yung activity kasi mapapaisip din kami, ba't yung dito walang ganyang ginagawa, di ba? Napaisip kami. So, sana nakapaload sa atin na nakaka-catch yung activities. Opo. Sige, ano, Josie, ano sabihin ka? Opo, opo. Pero yun, kasi sa pagtatanim po natin ng mga mangroves ay kasabay nun yung pag-aaral natin kung paano nga ba siya itanim, ano ba yung importansya niya noon. At meron kaming isang Marites tuwing Martes na yung kwentuhan na at talakayan sa aming organisasyon na kapag ang mangroves ay hindi nabubuhay sa isang karagatan, no. Kanyari, walang in history, no. Walang mangroves tree na nabuhay sa Pasig River. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magtanim doon. Okay. Yes, kasi ang mangroves kasi ay nag-a-adapt din siya, no, sa kanyang environment, sa kanyang sa kung saan siya tinatanim, no. At meron siyang iba't ibang mga species, no. At sa kada species na yun ay meron siyang merong parang rules kung paano siya itanim at kung saan siya dapat lamang itanim. Kaya pala yung nakikita kong ano nyo, dala-dala nyo, no? Parang, kasi sa iba-ibang lugar, meron para pang iba, mga palm tree yung dating sa akin ng mga mangroves, diba? Iba naman, puno talaga, diba? May mga sanga, may mga dahon. Yung dala-dala ninyo, parang dahon siya na mahabang pag ano, diba? Yes, propagules po yung tawag sa kanya. Anong tawag? Propagules. Propagules. Nakukuha yun sa mga mangroves tree din. Jenny, baka may gusto kayo itanong, ha? Interesado lang din kasi kami, kaya pero bukas ang ating program para sa mga katanungan. Katulad nito, mayroong mga nagko-comment sa atin sa live ngayon. Una, sabi muna ni ano, maiba tayo. Sabi ni Lorna Ogaro Abigan, sorry, hindi ko po nabasa ang mga kasunod. Siguro hindi niya. May i-click po kayo dun sa question para mag-open yung buong question, yung list natin ng ano, ng text. Sabi ni Joshua Ivan Camacho, ang pretty naman ni Yang Bin, Josiel, maganda. Magrasya. Sabi ni Dika, mangrove trees is a natural carbon sink. Apart from protection from storm surges, coastal erosion, and natural habitat for marine species. Ayun na nga yung binabanggit na rin ni Josiel, ano? Salamat po, Dika. Adrian Mears Badenas Pagya. B, sagot niya. Mamaya, babasahin po natin yung mga tumamang sagot. Ano po? Mar Dubria, mangrove siya ang nagsisilbing lababo ng ating mga katubigan. Sinasala nito ang mga dumi na napupunta sa ating karagatan. Yun nga ang malala, no? Pinakita, di ba, nakita niyo yung ano, yung campaign ng tree planting nila ng mangrove. May kasabay na no plastic ba? Ano tawag nito? Zero plastic or against sa plastic, no? No to single-use plastic. No to single-use plastic. Oh. Yes. O pwedeng maging single, no? Pero lang ang plastic. Opo. Kasi isa din sa problema po talaga ng nakita din namin sa mga community na merong mangroves, no, ay sobrang dami ng mga plastics na ano, na pinopollute yung ating mga mangroves.
mangrove trees, kaya nakakalungkot iyon. At isa din talaga sa gusto naming i-call out sa ating government at syempre sa mga big plastic polluters, no, na ibahin yung kanilang ibahin ang kanilang mga packaging, no, maging sustainable ang kanilang packaging. Gayon din ay magkaroon ng policy lobbying ang ating gobyerno na bawasan na yung massive na production ng single use plastic sa ating bansa. Agree, oh. Bagamat hindi natin maiwasan na gumamit ng plastic, pero mas maganda, no, nire-recycle, no? Nire-recycle yan. Kung meron ng plastic, hindi mo maiwasan, wag tapon ng tapon kung saan-saan. Kasi ang plastic talaga hindi natutunaw, eh, no? At yun nga, sumasabit-sabit sa mga mangroves na kitang-kita naman natin sa video. Yes, tapos marami pa pong nagbi-virtual club si Mar Dubria. Nagbi-virtual club siya. Nanonood po kasama natin ngayon si Mercedita De Hoya ng Medical Action Group. At sabi naman ni Lorna Ogaro Abigan, sa amin sa Marian, di din problema namin ang bakawa namin na uubos namin. Tapos nanonood din ngayon sila Noel Montibon sa Visayas po ito. Si Mar Dubria, yes, no to single use plastic, yes to bayong. Oo nga, alternative, no? Yung mga hindi mo basta tinatapon-tapon, gagamitin mo na paulit-ulit, ika nga. Kaya bayong, o kaya yung mga bags na, ano, katsa, yung pwede mo laban, alam mo yun, tapos patutuyuin mo, tapos gagamitin mo ulit. Plastic, pag nagamit mo na at nilaban mo, medyo mabaho na, yun, no? Kahit na anong linis, eh. Jen, meron ka bang gustong sabihin, ha? Pwede yun, kuya, opo. Kuya, okay, last na siguro. Sige, sige. Ayun, kasabay nung sa pagmamangrove tree planting namin. Dahil 4 na taon nang isinasagawa ito ng Yangbin, ay naisipan ng Yangbin na i-adopt mo na ang isang mangroves area dito sa aming probinsya, no. Ina-adopt na namin kasalukuyan ang Camachile Orion, yung mangroves area sa Camachile Orion, at sa tingin namin ay patuloy namin iyong aalagaan, no, at patuloy namin iyon na i-adapt para iyon ay mas ang tawag dito, lumaki at mas makatulong para sa ating kalikasan. Oo po. Oh, yan. Eh, kaya nga virtual club po sa ating mga kapatid sa Yangbin. Actually, yung pagkilala at pasasalamat, karugtong po yan. Yung inyo pong inisyatiba ay kinikilala rin natin na isang magandang inspirasyon. Kasi hindi lang to pagtatanim, sabi nga nila Jochelle. Ito ay pagtuturo rin at pagbibigay ng kamulatan. At actually, nag-inspire din ito sa iba pa. Kaya nga, di ba, napapatanong din ako. So, nalaman ko, naghanap-hanap kami, nag-discussion kami. Meron kaming kaun maliliit na pagtatangka na bakit hindi nga ba ito ginagawa sa ibang bodies of water katulad ng river. Ang sabi naman para sa karagdaga sa sinabi ni Jochelle, meron naman daw pwede sa river, lalo ang Pasig, mukhang inaaral yan ng mga ano bang tawag dyan, mga scientists or botanists or kung ano man tawag sa kanila, mga experts, kasi hindi ka rin basta pwede talim ng tanim, yun nga sa So, yes po. Nakakatuwa po iyon. May mga articles naman na lumabas na pwede pala. So bakit, why not, 'di ba? Why not? Bakit hindi natin i-replicate or gayahin kung kaya lang naman? At saka isa lang naman 'yan sa pamamaraan, pero alam na alam din naman natin na labas pa dito, responsibilidad din talaga ng ating pamahalaan na alagaan ang ating kalikasan para sa kanyang pamamaraan at para na rin sa problema na dapat matugunan ang climate change o climate crisis. Sige po, basahin natin yung mga tumamang sagot. Okay lang kayo? Tapos pag mayroon kayong gusto sabihin, call nyo lang yung attention namin ni Shai habang tinitinan ko kung ano yung mga naging tumamang sagot doon sa ating pack you number 1, diba? Ayan, sige po, tuloy-tuloy lang po ang pagpuso o ang pag-heart at pag-like sa ating pong live ngayon. Tuloy-tuloy lang din po ang pag-share. Salamat po sa inyong lahat sa pakikisa. Kasi yung pong ating pack you number 1, ang tanong po ay what role do mangroves play in mitigating climate change? At narinig na po natin yung discussion, ano? At ang tamang sagot po ay
Letter B po, they absorb and store carbon dioxide from the atmosphere. Nabanggit din po talaga ito ni Jechelle, no? Pasensya na po sa mga maling sumagot. Ang unang-una pong nakasagot ng letter B, marami po sumagot eh, iba nga lang sagot A. Katulad halimbawa ni Mar at saka ni Emma, ang sagot nila A. At ang unang-unang tumamang B ang sagot ay si Justice Fernandez. Kaya virtual clap kay Justice Fernandez. Ayan, palakpakan po natin siya. At sabay-sabay po natin siyang sa comment section ay i-congratulate sa pamamagitan ng pag-post ng Pacquiao Ka Justice. Ayan, i-Pacquiao po natin siya na sabay-sabay. Tama rin po ang sagot nila, Decab. Tama rin po ang sagot pa ng iba pa. Pero si Justice po yung kauna-una, ikaw. Pabilisan lang daw yan eh, dun sa sagutan. Ayan, sabi naman ni Joshua, basahin lang natin ha. Yes, no to single-use plastic. Ayan. Sabi ni Justice, yehey, tontuwa, no? Ito yung natutuwa kapag pinapakyo ka, no? Ano? Sabi ni Justice, pakyo ako. Si Mar Dubria, congratulations, Justin. Justice po, Justice ang pangalan niya. Pakyo ka, Just, sabi niya. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang ating masayang pag-uusap, ano? At medyo harutan, ika nga sa pakyo. Ayan. Join lang po kayo dahil ang second question po ay itutuloy na natin. Shy, pabasa naman ang second question habang pinupost ko din. Pero congratulations ulit at salamat sa Yang Bin. Kaya kayo po ay aming kinilala, pinasalamatan ng ating earth element. Diba? Yan. Maraming salamat. Okay. So, going to our next pacu, second pacu question, mula po doon sa mangrove sa karagatan, ay dadako naman po tayo sa very trending ngayon na usapan at nararanasan natin lahat. So, for question number 2, what health risks are associated with prolonged exposure to extreme heat in the Philippines? Letter A, reduced risk of dehydration. Letter B, increased risk of heat stroke and heat exhaustion. Letter C, improved cardiovascular health. And D, enhanced immune system. So, para po sa question number 2 natin, ipipaste po yan ni Kuya Egay sa ating pong live ngayon. At doon po kayo magdadirect na comment ng inyong answer. So, for the discussion naman po sa ating pack, yung number 2, while ready po kayong sumagot, tatawagin po muna natin si Jenny sa Junior Alto Philippines para po dito sa mga katanungan. Jenny, ready ka na ba? At may mga itatanong ako sa'yo. Ready na po Ate Shai. Ito lang talaga ang ano yan. Ito lang talaga yung nagdadalawang isip kaming ipakyo si Jenny. Pag mag-entrance sa thing, ano yan, walk me talk episode. Try natin. Okay, ito yung question for the Junior Alco Philippines. So, itayin ko na lang siguro din. Ikaw na ang bahala kung isa-isang sasagutin or kabuuan. So, first question. Excuse me, Shai. Sige po. Saka pwede rin visual aid si Jenny habang pinaliliwanag niya, baka may gusto kang i-share. Kailangan mo ba mag-share bago ka tanongin ni Ella? Actually, ano po Kuya Egay, hindi po prepared for visual aid dahil katatapos lang din po kanina ng aming heat index discussion. Wow. Pero nasa Facebook ba siya? Pwede ko i-share yung Facebook habang sumasagot ka. Yung live po ba? Or ano lang po kasi yun, Kuya Ege? Yung sige, poster lang po namin. Sige. Okay lang. Discuss mo na lang. Sige. Okay. So, dahil nga, kakasabi mo lang na bago lang kayo natapos sa discussion on the heat index, so related doon yung topic natin ngayong hapon. So, first is, mabasahin ko muna yung 5 questions natin. So, unang-unang dito, anong yung mga factors na nagpo-contribute sa tingin ninyo sa Junior Alco Philippines ang nagka-contribute to increase in extreme heat index event in the Philippines dahil every week ata or every month tumataas ang heat index sa Pilipinas. Pangalawa, how does climate change exacerbate extreme heat events in the Philippines? Question number 3, which region in the Philippines is particularly sa tingin mo vulnerable to extreme heat index events? And question number 4, ano kaya yung mga health risks are associated sa sobra-sobrang pagka-expose sa matinding init sa Pilipinas or dyan sa lugar ninyo? And lastly,
How can communities adapt to mitigate the impact of extreme heat in the Philippines? Yung mga basic na pwede nilang magawa para hindi naman masyadong apektuhan itong sobrang init in your own opinion. So, Jenny, pwede ka na? You can answer it. Okay. Ayan. Actually, yung haba po, no? Ang daming mga tanong na naibigay ni Ate Shai. Pero sige, bukod sa isang sagot na lang din siya, no, ay himay-himayin natin kung ano nga ba yung epekto ng heat index, ano, lalong-lalo na siguro ilente natin siya sa very relevant ngayon sa ating pag-aaral, no, kung paano ito nakaka-apekto ngayon sa panahon natin sa mga mag-aaral at kabilang na rin dito yung mga manggagawa na lumalabas at mga tawag nito sa mga vulnerable ano sa init na naranasan natin ngayon. So sa unang question ni Ate Shai ay how does climate change what are the factors ano na nagko-contribute daw sa pag-increase na extreme heat index dito sa Philippines? Of course, una-una ay kailangan nating i-accept yung reality na ang extreme heat index sa Philippines ay nakadepende sa geography at yung tinatawag din na sa urbanization at yung expansion ng expansion ng built environments natin. Katulad na sa concrete buildings and roads and yung pag-urbanization ng mga islands. Ayan. At eventually, itong deforestation no, ay isang malaking factors nakapag-contribute ano, sa pagtaas ng klima na naranasan natin dito sa Pilipinas. Dito sa vulnerable ano ang mga urban or itong mga nasa cities no sa ganitong klaseng extreme heat index, dahil unang-una ay katulad ng sinabi ko kanina, ang pag-expand natin ng urbanization nariyan yung pag buo natin ng mga kalsada, ng tawag niyan, pagpapabilis natin ng transportation and such, mas mababa yung humidity na meron ang tawag nito, ang tama ba kung i-correct niyo po ako ano, at mas mataas yung greenhouse gas emissions from human activities ano, katulad ng pagburn ng fossil fuels at deforestation, and eventually natatrap yung heat ng atmosphere dito sa ating mga syudad, at nagli-lead ito sa overall warming at yung frequent extreme heat events, at though hindi lang ito particularly para sa urbans or urban cities, pero sila yung mas vulnerable at lalong-lalo na dito sa Manila. Kulang na kulang sa atin ang mga puno na siyang nagiging shelter natin at nakakapag-reduce ng emissions no, ng ating greenhouse, at nakakapag-reduce din sana ng nakakapag-contribute siya no, na ma-reduce yung tawag nito, yung natatrap na init sa ating atmosphere. So, kulang kasi iyon dahil sa deforestation, at sa ibang mga lugar naman ay ganun din dahil sa urbanization at sa patuloy na pag-advance ng technology natin ay pinipilit natin o kinakat natin yung mga trees na dapat ay nagiging nakakapagbigay sa atin ng shade, nakatulong sa atin ma-reduce yung greenhouse emissions natin. At dahil doon, dahil nga yung climate change ay nakapag-exacerbate na extreme heat events dito sa bansa natin, ina-amplify nato yung existing
climate patterns and yung pag-increase ng temperatures. Of course, it all boils down sa rising global temperatures results natin in more frequent and intense heat waves across the globe, including yung Pilipinas. At yung mga ganitong pagbabago ay sa atmospheric circulation patterns natin ay tawag na ito, ay bunsod ng climate change. At tama 'di ba na nagiging it all boils down doon sa problema, sa existing problem natin ngayon na climate change. And nabanggit din kanina ni Ate Shai sa tanong niya na kung ano yung mga health risks associated with prolonged exposure sa heat, ano, sa extreme heat dito sa bansa. Doon hindi lang dito sa bansa, kundi in particular sa extreme heat na naranasan natin sa mga heat waves. Kanina, nakapag-conduct po ang Junior Alpha Philippines ng mainit na issue, malamig na solusyon na usapin patungkol sa heat index, sa extreme heat index, at kung paano ito naka-apekto sa pag-aaral, no, sa academic excellence at sa student leadership. And there we point out on kasabay ng patuloy na mga existing social problems natin, particularly sa education system, ay pumapasok itong mga health risk na associated siya sa ating climate change. And na-identify na sa ilang mga parte ng Pilipinas ay may mga kaso na itala na I think 30 students ba, correct me if I'm wrong, na sabay-sabay nahimatay dahil sa extreme exposure sa init, dahil sila daw ay pinagsayaw pa ng kanilang ng kanilang PE instructor sa kalagitnaan ng extreme heat, no. Sinong hindi hihingalin habang sumasayaw ka with all full costume, no, na yung movement mo ay talagang nag-release ng tawag nito ng extreme sweats. Tapos sa tinik ng araw, parang hindi lang siya tawag nito, hindi lang siya paglabag sa ano nila, sa karapatan nila to leisure, kundi sa kanila bilang isang estudyante na sana sa mga ganitong oras ay binibigyan sila, no, ng importansya na makalatak ng tamang tawag nito, ng tamang care bilang student. At ito ay after all part ng kanilang students rights and welfare. So ayan, sila ay napunta sa hospital ganyan, at dahil sa exposure na to na heat stroke, nagkaroon ng heat exhaustion, at possibly sa mas malalang health related illness na makuha sa prolonged exposure ay ang dehydration, ano, na pwedeng tawag niya, it could lead sa death, which is wag naman sana, pero science based, madami nang namatay dahil sa heat stroke, and we don't want the students to suffer from that extreme heat na naranasan ng Philippines. And itong mga vulnerable population na identified sa atin ay such as yung mga elderly, mga children, yung mga pregnant women, and individuals with pre-existing health conditions, ay sila yung mga particularly at risk. At alam natin na dahil diverse naman ang population ng mga ng estudyante in general, ay
tawag nito ay we want them, no, na ma-feel na meron tayong ginagawa for them. So ayan, additionally din dito, no, na how communities can adapt para mitigate yung impacts of extreme heat in the Philippines. Unfortunately, parang tama ba ako, Kuya Egay, parang taon-taon na natin ipagpapakibaka ang extreme heat waves. Naniniwala ba kayo doon na parang every summer kailangan mag-a-adapt ulit tayo sa, mag-shift ulit tayo sa online class itong mga students natin para ma-ensure natin na merong ma-protect natin yung kanilang safety and yung rights nila and welfare nila. Diba, parang ang hirap. Kaya ang ngayon, pinupush din natin na sana ay kino-call to action natin ng ating pamahalaan, ng ating sa amin sa administration ng mga local colleges and universities na tignan nila yung impacts ng extreme heat sa Philippines at hindi tayo bilang mga Pilipino, kilala tayo bilang resilient at we can smile through the storms, through the disasters we face. Pero this heat wave is not just an ordinary disaster na we can face. This is an pressing issue na kailangan ma-mitigate. And ayan, to answer the question, communities in the Philippines no can implement yung mga various adaptation measures to mitigate impacts of extreme heat. This includes yung improving ng urban planning at design para ma-incorporate yung green spaces or yung mga trees and reflective surfaces, no, para ma-reduce natin yung urban heat, ano, at least sa kamahinilaan sa NCR. And nakita din naman natin na hindi lang dapat basta urban, tawag nito, or urban planning and design. Kasi kung titignan natin, may question na na-raise sa Reddit tsaka sa Twitter na bakit daw sa BGC napakainit kahit may mga puno at bakit sa Makati although urban siya ay mas malamig katulad din sa Ayala compared sa BGC. But after all, this is all capitalism. Alam naman natin na pare-pareho lang yun eh. Kapitalismo yung pare-pareho at pinopromote nila. Pero kasi ang pagkakaiba, Kuya Egay, ay pinagplanuhan ang at mas matagal ng mas older and mature trees na yung mga nasa part ng Ayala at ng Makati. Kaya nakapag-shed na sila ng light. At makita natin sa urban planning na hindi lang pang design ang mga puno. Kasi nakita natin na nasa BGC ay para talagang ginawang design lang. Design lang, maganda lang sa paningin. Pero hindi siya nakakatulong para ma-reduce yung init na naranasan natin. So kahit tama na napakantay po nila, meron naman silang mga aircon sa kanilang mga pupuntahan, pero paano tayong mga ordinaryong Pilipino na nandoon yung mga trabaho, no, nasa part ng BGC, kailangan ba natin na patuloy na maghirap sa extreme heat na naranasan sa ganitong mga klaseng environment? And ano dapat patuloy natin i-call ang government in general, ang gobyerno, kung paano nila dapat tawag nito mabigyan ng hakbang itong pressing issue, dahil hindi lang ito bastang pangkaraniwang problema, dahil nakita natin na pangalawang taon na nangyayari itong super taas na heat index. Kanina nga lang, Kuya Egay, ay nakita sa presentation ng speaker namin na 51 Celsius ata sa Kamay, Caloocan. At yun yung heat index, no? yun yung nararamdaman, nararanasan ng katawan natin.
imagine paano ka pa makakatulog, paano ka makakapag-aral, paano mo magagawa yung dapat na ginagawa mo sa umaga. So, sa ganung klaseng taas ng ano ng klima na naranasan, itong bug heat, what it feels like, yun yung meaning ng heat index, no? Kung ano yung tawag na to, what it feels like sa body natin. And ayan, patuloy din dapat natin na ma-enhance yung public health system sa pag-implement at pag-call ng early warning systems, no, for heat wave, para ma-reduce yung mga health-related illness and yung huwag naman sana mortality. At katulad ng ginagawa natin, ang patuloy na pagbuo or paggawa ng mga community-based education and awareness campaign sa health and safety measures, no, pagdating sa heat wave, at yung importance ng hydration at ang welfare ng bawat isa, no. Hindi ang welfare ng nag-uumpisa sa awareness and what we can do as a leader, community leader, no, community-based organization, is to put itong mga education and awareness campaigns on how we can adopt this climate, to this pressing issue. Ganun din, parang nakakalimutan, kailangan natin ipaalala na yung mga first aid about heat stroke, dahil madami din, no, kanina Kuya Egay, nakita namin na ang dami pa rin mga disinformations pala about heat stroke, at maganda rin, no, na makita at itong lente, mapasukan itong lente na to na makapagbigay ng awareness para sa lahat, sa karamihan, at makatulong kung paano natin sama-samang malabanan itong pressing issue natin na ito. Though andyan na siya, parte siya ng effects, no, ng malawakang epekto ng climate change, ay bilang isang mga community leader, meron din tayong magagawa para matulungan ng bawat isa na makaahon sa nararanasan natin ngayon. Patulad ng laging pinapatunayan ng Junior Alto Philippines, although this issue is really, tawag niyan, malayo pa ang ipagpapakibaka natin, we want on this laban to be inclusive, and we battle, ano, from the margin to the core. Ayun lang ang po. Maraming salamat po. I hope na nasagot po ang questions namin. Ay, ang questions, Ate Shai. Okay. Thank you, Jenny. Tumpak na tumpak yung sagot mo. At ang pinaka nagustuhan ko sa point mo is yung binabato yung parating question na kailangan ba na every summer ang mga estudyante ganito ang gagawin? Kailangan ba na mag-adjust tayo parate? And tama nga naman, hindi ako, ano yan, laking Manila or yan. Pero relate ako dun sa, may mga areas, no, may mga puno nga. Pero yan ba talaga yung mga dapat itanim? At ang puno is, tama nga naman, pang justification, pero at the same time, mas meron pa siyang purpose na dapat nating gamitin sa tama para na dalawa ba, para nakatulong siya, para mapaganda yung lugar or yung tourist park or whatsoever, and at the same time, nakatulong na rin para dito sa kinakaharap natin na sobrang init na ng panahon na hindi lang mga estudyante ang affected, and sana nga may isip yan nung may mga resources na baka kailangan na ito na yung dapat natin gawin. And through Junior Alco Philippines, eh, sana makatok yung dapat na makatok, and through your institute effort, maisip din na yung mga naisip ng mga kabataan to na sa murang edad, ganyan na kaganda yung mindset about planning na hindi lamang 3 years from now,
planning na hindi lang 5 years from now, kundi planning para sa next generations pa. Oh, thank you, Jenny. Baka meron pa pong gustong itanong yung ating mga panelists or baka may gusto pang idagdag. Si Jochelle or si Jenny. Siyempre, mainit din sa ano, Bataan, di ba? Totoo. Opo. Oh. Opo, yung parang sobrang relate kami doon kasi isa na din sa issue dito sa Bataan ay sobrang lawak nung pagpuputol ng puno sa mga highways, no? Dahil para ito sa road widening at nakakalungkot kasi makikita mo yung mga sobrang tandang puno katulad ng Nara, Acacia, no, na pinuputol sa ating daan na dapat yung mga puno na yun ay nagsisilbing lilim, no, at nagbibigay sa atin ng fresh air. At sobrang agree ako sa sinabi ni Jenny at nakikita din kasi natin na isa sa pinaka problema kung bakit nga ba merong climate change at yung kung bakit nga ba nakakaranas tayo ng matinding pag-init ay dahil nga sa patuloy na pagpupulyot ng mga fossil industries, no, at dahil sa massive nilang carbon emission ay tayong mga vulnerable sa climate change ay tayo yung pinaka nagsasuffer dito. Ayun, nakakalungkot. Kaya nakikiisa kami sa pakikipaglaban at pakikibakan ng Junior Avi. Ayan. Thank you, Jochelle. So, si Kuis Jake. So, intent ko ba si Jake? Hindi si Jake. Multitasking din si Jake. Okay, kung wala nang dagdag, yan, wala nang question sa Junior Alco. Ibabalik ko kay Quiz Egg ay para basahin kung sino ba yung mga nanalo sa ating second taxi. Quiz? Wala din. Hello, sorry. Anong... Okay, sige. Oo. Hindi, ganito. Meron akong ginugel, syempre, no? Tumingin ako sa ano. Although hindi ko nahagip yung sitwasyon ngayon. Pero yesterday, sa Inquirer, ang news ay Metro Manila, 31 other areas to have dangerous heat index on Friday. Actually, damang-dama ko to kasi nandun ako sa area ng Labotas kahapon. Actually, boundary siya ng Caloocan, Labotas. Mula umaga nandun ako hanggang sa gumabi. Grabe ang init talaga, lalo na nung tanghali na. At actually, bumigay yung mga air condition nung mga, syempre may kalumaan na, nung office na aking pinuntahan ako. So nakalagay dito sa balita, at totoo naman palang ganun talaga kataas ang init kagapon. Ayon daw po sa PAGASA, pin-reject po nila ang heat index na 43 degrees Celsius doon sa Pasay. Tapos yung station naman sa Quezon City, 42 degrees Celsius naman ang basa nila dito sa Quezon City. Tapos, ang alam ko, pinakamataas din sa Caloocan, yun yung binabanggit niya. Ang nakalagay nga rito ay PAGASA said, the danger category on the heat index ranges from 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius. Eh di ba pag ang alam ko sa temperature pagka may lagnat ka ay 37 nilalagnat ka na, di ba? Grabe na yung masyado na yung mag-51. At kumbersyon. Ako di ba nag-yossi ako eh. Sorry, environmentalist pero nag-yossi, no? Hindi na ako makatagal sa labas. Nahihirapan ako na kasi lumalabas ako, katulad dito sa office, lalabas ako. Sobrang init ng panahon, alam mo 'yon. Mukhang 'yun ang positive side. Baka tumigil ako magsigarilyo. Biro lang ano. Pero basahin natin bago tayo dumiretso sa susunod na tanong at marami naman ang information na binanggit ang ating mga kasama rito, no. Shy, diretso ko na basahin ko na yung tumamang sagot sa ating PAQ number 2 o question number 2. Again, ulitin natin. Ang question number 2, babasahin ko sa laptop ha, kasi sa cellphone nawawala na yung mga naunang sumagot eh. Sa laptop, makikita ko pa siya. Sabi natin, di ba, sa question number 2 natin is, what health risks
are associated with prolonged exposure to extreme heat in the Philippines? Ang tamang sagot po natin ay letter B, increased risk of heat stroke and heat exhaustion. Ang mga unang nakasagot ng letter B, marami po sumagot ng letter B, no? Pero ang unang-unang nakita ko ay si Mar Dubria. Yan, Virtual Club kay Mar Dubria. Basta hindi natin sagot na iba natin mga kawook, si Lejas Fernandez, si Adrian Merce Bardenas Pavia, ay letter B din ang sinagot nila, si Eman Sesmundo, letter B din siya, pero ang nauna natin sumagot ay si Mar Dubria. Ayan, congratulations kay Mar Dubria. Ayan, sabay-sabay natin siya i-congratulate pagod sa Virtual Club. Pwede natin siyang i-pack you. Ayan, sabihin natin sabay-sabay sa comment section, pack you ka Mar Dubria. Ayan, diba? Sana masaya ka si Mar Dubria kasi siya yung nanalo natin ng ating premyo. Papasalamat din na sa ating mga kawook, no? Sabi dito sa ano, sabi dito ni Mar Dubria, correct ka dyan, shy. Sabi. Sabi naman ni Mar Dubria, kaisan nyo kami sa Palawan. Yan. Sabi ni Justice, Pacquiao ka po. Inano niya, inireplyan niya si Mar Dubria. Sabi niya, ano, bakit ganon? Good afternoon everyone, sabi ni Mel Adonis Ritardo. Yes, magandang hapon sa iyo sa paghahabol mo sa panonood. Ayan, again, nanalo po si Mar Dubria. Tuloy-tuloy pa po, sabay-sabay natin siyang ipakyo. Ayan, pakyo ka, Mar Dubria. Anyway, si Mar po ay guest natin noong nakaraan, ano? Member po siya ng Alyasa TV. Pasok na po tayo sa question number 3. O ating PACU number 3, Shai. Okay. So, tapos na tayo sa ating PACU number 2. Let's proceed to our PACU number 3. And congratulations sa mga nanalo. Dito po, wala pong limit kung lahat ng tanong na sagot nyo. Wow. The jokes. Congratulations sa inyo. Kaya, wala pong limit. Kung 3 kayo nakasagot, then go. So, PACU number 3. In what ways can art expression empower communities to take action against climate change? So, meron po tayong choices. Apat. First choice, letter A, by discouraging community engagement. Letter B, by fostering a sense of hopelessness. Letter C, by promoting dialogue and collective action. And letter D, by isolating individuals from one another. Okay. So, yan po natin PACU number 3. Pwede na po kayong sumagot. So, while po sumasagot yung iba, tawagin po muna natin si Jake from Alianza Tigil Mina Youth Network. Guys, andyan ka pa ba? Alam ko masakit ang ulo ni si Jake sa sobrang init. Oo, mukhang ano. Hindi ka na mamala yung stroke? Nandito pa. Boy pa naman. Why ka pa? Oh, ikaw ba yung ang hope nila? Kasi ikaw ang the last airbender. So, dapat. Correct. Ito, sige ko. Okay. Sasahin ko yung mga questions. Then, ikaw na bahala sa mga. Okay, question number one. How does art expression? Siyempre, nito nakaraan lang ng Earth Celebration. Meron tayong mga ginawang programa, hindi lang ng ATM, pati yung lahat ng network ng ATM sa iba't ibang lugar. I-request natin siya mamaya, i-share yun. Kung meron siya ready na videos. Meron yung presentation, I'm sure. So yan, paano ito mga art expression natin? Nakakontribute sa climate emergency campaign natin. And also, saan dito, which form of art has been widely utilized in climate emergency campaigns for its ability to evoke emotions and inspire action? Siyempre, hanggang ngayon, hindi pa po tapos ko ito eh. Noong 22, nag-start hanggang ngayon, marami pang gumagawa. Tataposin siguro ang month or baka hanggang 2024 na mag-end. Then, next is, how does art help individuals connect emotionally with the impact of climate change? Kasi nga, ibang method naman ang ginawa natin ngayon, through arts naman siya. And number 4, in what ways can art expression empower yung mga communities natin to take action against climate change? And lastly, how does art contribute to shifting societal attitudes and behavior toward sustainable practices? Kasi nga, nasabi kanina, bago naman to na sistema, through arts naman yung ating celebration ng Earth Month. Kasi dati, tree growing and ganyan. So, guys, I'll give the floor to you so you can explore and share.
Yep. Thank you, Ate Shai. At syempre, salamat sa mga nauna nating speakers, kay Giselle at kay Jenny. So, always a privilege na makahanay yung gantong level ng mga bagets ng mga kabataan for the environment and for the groups. Yung binabanggit po ni Shai para po sa mga viewers natin, meron kasi kaming initiative ngayon, ang tawag ay Sister Places for Earth. Ang ibig sabihin nito, gumagawa kami ng mga tambayan, gumagawa kami ng mga safe spaces kung saan we collaborate with institutions like barangay, kung sa Philippines yan, na parang dinidibs namin yung mga lugar, mga tambayan. So, pwede po ba namin siyang i-convert into something artsy or something engaging, no? Pero ang pasok namin ay for Earth Day. So yung ginagawa namin ngayon ay hindi lang nangyayari sa Pilipinas, pero it also reflects doon sa iba pang mga bansa na participating sa Sister Places for Earth. Ito ay isang initiative na pinungunahan din ngayon na 11-11-11 sa Belgium. At sa group chat namin ay tuloy-tuloy yung engagement at pagpapasa ng mga litrato. Mula nung bago mag-Earth Day, nung week before Earth Day, hanggang sa target po ay matapos hanggang sa katapusan ng April. So, itong Sister Places for Earth ay isang initiative kung saan in-express yung individuality, yung creativity, at yung collective actions ng mga participating volunteers. So yung mga volunteers natin, kumausap sila ng mga kapitbahay, kumausap ng mga teacher, mga co-volunteers para makapag-pool sila ng resources so they can buy paint materials, pintura, brushes, rollers. Ngayon, meron po kaming around 26 sites sa buong Pilipinas. Pero yun po ay sa part pa lang na yan sa Tigil Mina Youth Network. Ang partner din namin mainly dito ay Action Verde at yung Philippine Movement for Climate Justice sa Philippines. Yung tanong kung paano nakatutulong itong pagiging artsy ng mga bata ngayon when it comes to climate emergency and yung campaign natin. We believe itong pagpapakita ng visual arts, yung nakita ng mga tao na merong grupo ng kabataan na willing and able to participate for this cause. Iba yung dating eh, na parang at some point may curiosity mula doon sa mga neighborhood or doon sa community. Diba? Ano kayong ginagawa ng mga bata? Kasi initially, they will prepare the place. Dilinisan nila, dadamuhan sa ibang lugar, wawalisan, o kaya iba-brush nila yung walls para actively yung kanilang pag-paint ay dire-dire. So yung ganoong atake ay hindi naman bago sa ATM Youth Network. Before ay meron kaming poster and slogan making contest, especially nung pandemic, nung hindi makagalaw yung mga tao makalabas, used art, yung artivism, para ma-express yung ating advocacy at yung ating panawagan na mag-declare na ng climate emergency through the use of art. Yung mga forma ng art na ginagamit ay iba-iba. Hindi siya ganun ka-limited. Pero ang basic niya itong ginagawa po namin ngayon for Sister Places for Earth ay magpipaint at i-beautify or may beautification na nangyayari doon sa mga communities na nagpa-participate doon sa campaign. Pero kung ano yung forma ng art, di ba parang what type of art ba yan when it comes to painting, kung mural ba, malag-graffiti yung dating, at iba pang forma. Meron po yung artistic freedom itong ating mga kasama natin, kung ano yung nakikita nila. Even the designs, sila ang nag-isip. Dahil naniniwala kami kuya na syempre yung creative minds pag nagsama-sama. Plus sila naman yung mag-i-implement doon dahil sila yung nag-propon. Mas magiging maluwag. Dahil when you empower young people, dapat nagbumula sa kanila yung pag-rethink, pag-reimagine na kung ano yung mga atake, approaches, at yung mga iba pang bagay na kailangan consider when it comes to planning and event organizing. So ito, ginagamit namin yung ganong foundation. Pero yung iba nag-develop po yan eh. Kasi Sister Places for Earth, pipinturahan natin yung mga waiting sheds, mga bleachers, benches, mga walls. Pero biglang
habang may nagpipintura, may nag-spoken word poetry, may nagtutugtugan, may nagkakantaan for the environment. So nabubuhay yung community outside doon sa virtual reality na ginagalawan, especially ngayon na parang halos lahat ayaw tumambay. May mga tumambay sa labas kasi mainit. I mean, yun yung point. Pero dahil dito, nagkakaroon din sila ng motivation na magkita-kita at least or somehow para tapusin yung ginagawa nilang art. May mga challenges lang daw kasi pag maghapon, sobrang init. Pero sa... kaya hindi na natatapos kaagad yung mga proyekto. And meron din pong mga areas na ngayong weekend pa lang nag-start yung kanilang pag-paint dahil sa sobrang, I mean, estudyante sila, anak sila, tumutulong sa business. And iba pang mga aspekto. Ang weird lang ngayon, kuya, kasi ang problem recently, hindi makapag-paint dahil mainit. Tapos ngayon, hindi makapag-paint, especially, alibawa, dito sa amin. Ngayon, hindi sila makapag-paint kasi umuulan. So, ang weird na sobrang init, tapos mamayang gabi, kumukulog, kumikitlat. So, hindi natutuloy yung pagpipintura eh. So, may mga chikahan na parang nababaliw na ata yung earth, parang ganun. Or parang nakakalimutan niya na yung ano yung meron. Tapos doon mapapasukan yung mga pinag-uusapan. Ito yung talagang ang bilis mong isip na climate change or may change agad ng weather kasi from extreme heat maghapon, kung it's bordering, it feels like 51 dito sa Pangasinan. No? So, yung extreme heat sa hapon, biglang uulan. So, parang alam mo yun, mababanas ka doon. I mean, hindi ka mapapakali doon sa nangyayaring changes ng pattern. Ngayon, paano itong ginagawa namin ay nakatulong din to tap our emotions or to tap other people's feelings doon sa ginagawa at impact ng climate change. Ngayon, reklamo sobrang init tapos walang supply ng tubig na maayos. I mean, meron siyang rotation doon sa supply ng water. Itong ginagawa ng mga kabataan sa ATEM Youth Network sa pag-paint realizes na ang daming kailangan gawin. Kasi isang wall merong certain and specific wall. Another wall merong hiwalay at iba pa. So pag nakikita ng mga tao, okay. To the point na hindi na lang nagpipaint ko yan. Merong mga cleanup drives, yung mga uncles and aunties sa community. Ewan kung ginagawa silang content, pero hindi na lang din tambay yung tingin sa mga kabataan. So sabi, sila ngayon pag-asa. So, nagbo-boost siya ng moral at nababalidate yung mga young people. Nasa tamang track tayo, buti na lang nag-participate tayo sa ganitong program, sa ganitong project. Kasi, umpisa pa lang to, kuya, ng ganong activity. Made low para dun sa iba na parang extreme na yung inabot when it comes to organizing or activism. Pero, isa ito yung gateway natin to tap potentials na pwedeng hindi natin ma-resolve agad yung issue ng climate change through the use of your brushes or your paints. Pero yung pagmulat ay isa namang step kung bakit din ako, ikaw at yung makasama natin nanonood ngayon ay namulat. May initiative na nangyari at merong push no, na mga elements para magpatuloy. At yung goal kasi namin dito, kuya, create an international community of young people talking about climate justice, climate change, sharing of best practices. Ano yung mga na-encounter ng mga challenges? So kapag may kausap ka patungkol doon sa ginagawa mo at yung nararamdaman mo towards the environment and climate change, it helps you as individual para ma-express fully yung gusto mong gawin at mahanap mo rin nasa ang circle ka dapat sumasama. Kasi mas magiging maluwag sa'yo yung paggampan, yung pagkilos, kapag alam mong lahat kayo same footing, same advocacy, same ng gustong taka. Ito, yung guide questions pinasend ko. Okay. So, in what ways these arts can empower communities against climate change? And how does this contribute to shifting societal attitude and behavior towards sustainable practices? Ayun, gaya ng nabanggit ko, hindi siya ganun kaagad. It's a step no towards yung pagbabago. Kasi gusto natin, kuya, social behavioral change
kailangan may mga prompt. Kailangan nakikita nila na, hindi lang pala one-shot activity to. Dapat pala tuloy-tuloy, may nagmamanage, may nababagong attitude, merong mga factors to consider. At yung mga yon hindi man makita in the small span of time. Pero for sure, yung na-inculcate at napapartake natin experience, knowledge doon sa mga kabataan ay sobrang magiging mahalaga para madala nila kung saan man sila itapon ng circumstances sa life. Pero yung ginagawa namin, Kuya, baka pwede akong pa-share ng screen. Nakapawas ka na. Eto. Actually, hindi pa siya fully created because ongoing yung project ko. So, papakita ko lang, no, kung ano yung what we have right now. So, I chose parang snippets ng mga pinapakita. So, for sister places in the Philippines, we have these areas po na nagpa-participate, no? From the north going, kahit sa areas nila Shai, sa Tampakan, kasi malapit po sila from San Pedro. Meron kaming mga volunteers and we're expecting around 500 volunteers from these areas, no, na magpa-participate po na sa sister places. Some of them ay tapos na doon sa Dupiting and some of them ay mag-start pa lang tomorrow. Yung iba ay nag-start pa doon. So, ito po yung map kung saan magpa-participate ngayon or merong sister places. Kasi, ang idea nito, Kuya Egay, gaya nung last book we talk natin, para siyang UNESCO World Heritage Site, yung peg niya. Na. Kapag pumunta ka dito, ibig sabihin, ito ay pagmamayari ng buong sangkatauhan. Pero sa sister places, pag napunta ako ng halimbawa ka Cebu, meron dong sister place na ginawa ng kapwa ko volunteer. Kahit di man kami magkakilala, alam ko na pag pumunta ako doon, may matatambayan ako, meron ako makakausap na kapatagan. Same goes kapag napunta ko ng Coronadal. So para na siyang sa amin, sa ATM Youth Network, ang orientation, parang gumagawa kami ng tourist destination sa bawat areas na meron kami friends or meron kami partners or networks. So, di ba? Tapos per site, meron po siyang QR code where you can scan the code and then mapupunta ka sa isang website. Tapos may kita mo doon, hindi lang yung sa Philippines, pero say for example, from Peru, from Indonesia, from Europe na mga volunteers na nagpa-participate din dito sa ating initiative. Tapos for Philippines, ito yung mga organizations, partners namin. Ito yung, ayan, hindi ko na isa-isa yan, of course. Pero we're powered by LRC, Caritas Philippines, the Samdana Institute, Balaod, Mindanao, at NTFP Philippines. So yan, may mga ganyang pakulo lang, Kuya. So this is our partner organization dito po. And oh, yeah, yung Rotary po ng Satellite Club ng Fort Bonifacio sa the Global Sea ay kasama rin namin. So ito po mga youth networks inside the ATM organizing. So ito, Kuya, sample ng mga pictures ng mga kabataan na nagpipaint. Napapa-ano mo ba yan? Enlarge? Ah, hindi kayo. Parang ayaw niyang mag-care. Anyway, may yes, parang may mga pictures po sana ako na ipapakita. Yung mga... Ayan. Ano lang, parang slideshow. Pero gagawa kami ng isang release na para makita ng mga bagets at iba pa yung aming inis. Actually, ang kulay. Yeah. At pwede pa anyway, meron naman siya sa ano namin, Kuya, sa aming Facebook page. Kasama namin yung iba pang kabataan na pa-participate. And you can also look po doon or see sa 11111 website. Post ko rin po siya sa comment section. So yun, ang atake namin ngayon sa ATM Youth Network ay ma-reactivate yung pagiging artsy ng mga kabataan through the use of artivism. Ayan, Kuya. So mabibisit niyo po yan after ng ating discussion. You can share that. Share niyo na rin. So, yung iba naming mga ganap sa ATM.
Yun lang po sa akin, week and hopefully itong pasasalamat. Pasasalamat. Ito pasasalamat ng Walk the Talk para sa sessions natin for April ay maging makabuluhan at isa sa mga culmination ng activity natin is yung participation for Earth Day 2020. Yeah. Yes. So actually, kaya rin naman kayo pinasasalamatan kasi inspiration din talaga itong mga ginawa na initiatives ng ATM Youth Network. Yung idea, yung concept mismo, maaaring makatulong talaga ng ano, bukod sa awareness, yung sinasabi natin na slowly man, di ba? Pero isa sa mga steps, kasi di ba dapat humahakbang ka eh, para umusad kahit na may maliliit na steps. Pero itong malaking steps na ito, eh, no? Para gawin mo siya ng nationwide, actually international, ano, na may pagka, ano tawag dyan, coordinated, nationally coordinated at saka internationally coordinated activities ng mga kabataan, di ba? Pero hindi naman to limited sa kabataan, di ba? Ah, opo. Pero talagang ang palo namin dito, kuya, youth-led talaga yung gano'n. So, eto kuya, pwede mo baka ma-share po yung nandito sa may chat stop box. Sinin... Ay, the chat box. Ah, sige ako na. Oh, ikaw na kasi nasa kabilang lap, ano? Ah, ikaw correct. Na? Ah, sige. Ano lang, quick lang para makita na meron kaming online repository where they can see efforts from different countries. So, sa web, decision na namin na isang website lang. So, Sister Places for Earth. So, kung meron pang nakikinig na parang, uy, gusto rin namin ng ganyan, na parang meron kaming participation or ma-recognize or masama kami. Tuloy-tuloy yan, kuya, at sadyang ginawa namin siya for Earth Day 2024 at patuloy yung aming mga ganap. So, ito ay well-translated yung page sa English and bahasa. Kasi karamihan po ng mga kasama namin from Indonesia. Tapos, ang alam ko po ay translated din to. Well, kapag website, you can translate naman any language. Pero may special request yung mga kasama natin. Artivism pala talaga ang ano, no, tawag. Oo, correct. So, artivism talaga yun. So, yung impact ng sisterhood. So, may gender camel lenses na pinapromote. So, eto, may kita. So, yung mga unang run, ewan ko kung adip-adip talaga yung mga Pinoy. Pero itong mga unang litrato, dahil Pinoy yung mga unang nag-send ng pictures, ito ay kuha sa Visayas State University. Tapos ito sa Sibuyan Island sa Romblon. Ito sa may Alcantara sa Romblon. Ito dito sa Pangasinan. So alam niyo yun, parang na-pressure daw yung iba namin mga kasama. Uy, teka lang, bibili pa kami ng pintura. Tapos kami daw sa Pilipinas. Palumpalo na. So ayan, may kita niyo po. Tapos ina-update mo. Pero ganun nga, kuya, may WhatsApp group kasi. So, eh, accommodating yung WhatsApp eh, kapag ito na. So, ito, kagagawa lang tong mga to. Ganda. Paintings, mga arts. Tapos, may mga on the side, yan, may mga nature bathing, trekking. Tapos, yan, iba-iba yung mga pakulo. Siyempre, pag youth, unlimited naman yan eh. Ang problema lang lagi, na iba, resources para talaga na-express yung kanilang mga naiisip. So, ganun lang. Ang gaganda doon ng girls, of course. Yan, oh, congratulations dun sa matagumpay na mga activities na, at initiatives. Kaya nga, sabi ko nga, yung pagpapasalamat naman ng Walk the Talk bukod sa pagsama ng Alyansa Tigil Mina Youth Network dito sa ating mga programa simula pa ng episode 1. Eh yung mismo mga initiatives inspiring. Hindi ka ba magpapasalamat, 'di ba, sa mga sa ganyang palong-palo? Adik na adik na mga kabataan. Kaya tayo na ano eh. Kaya tayo na anong tawag natin diyan? Natutokhang. Sige, virtual clap po sa ating mga ka-partners sa Alyansa Tigil Mina Youth Network. Ayan. Congratulations. Ano. Ang ganda nung, ano, no, nung pagkakasunod-sunod ng ating mga initiatives coming from Young Bean
ang ating recipient, 'di ba? Ang yang bi ng earth, ano, element. Ang alku, junior alku, 'di ba? Ang recipient ng water at ang water ba or fire pala, ano, junior alku. Tapos itong alliance at na recipient ng air, 'yan. Ngayon naman po, siyempre mapasok na tayo dun sa isa pa. Para bago tayo magtanong nung ating PACU number 4 at saka yung ating mga tumama ay babasahin muna natin, ano. Sabi ni Jean Attorney Jean Arabejo nanood, ano, sabi niya pa shout out po kay Jazz Fernandez, isang loyal na tagapakinig po ninyo. Sana po makapakyu siya this episode. Hindi niya inabot na napakyu natin si Justice kanina. Doon sa tanong na ano na PACU number 3, no? Tingnan ko lang dito sa laptop para ma ano. Pero again, yung mga kapatid natin sa na nanonood ngayon, hindi pa daw huli sabi ng ATM. Pwede pang gumawa. Mag-initiative din sa inyong mga lugar. At katulad ng sabi nga niya, ito ay pagbibigay ng ano ng platform, no, itong ganitong artsibism para sa mga expressions, di ba? Hindi ka masyado madaldal katulad namin, pwede rito. Pwede ka magpinta, di ba? PACU number 3, in what ways can art expression empower communities to take action against climate change? Ang tamang sagot po diyan ay letter, tingnan ko aking script, di ba? Pamay mali. Letter C, by promoting dialogue and collective action. And in fact, kitang-kita po 'yan doon sa activity na sinample natin ng Alyansa Tigil Mina Youth Network. Ito pong Sister Places, eh kitang-kita niyo naman po 'yung iba-ibang lugar, pero creatively, 'yung idea mismo ay maganda siya dahil through the expression ng arts ay para siyang nakikipag-usap sila, nakikipag-dialogo sila sa kani-kanilang mga lugar papunta dito sa iba't iba pang mga lugar na nagpa-participate. At syempre, yung collaboration at yung sinasabi nating collective action. Napakahalaga po sa atin ang collective action. Kaya segue yan papunta sa ating PACU number 4. Shy? Gusto mo bang ako magbasa mamaya ng mga questions? Pero para dun sa ating PACU number 4, basahin okay. Mo ba, Shy? Oo. Okay, sige po. Dadako na po tayo sa... Hindi pa ako nakapag-comment sa Facebook kung sino man po yung nanalo. Pakyo sa'yo. Ay, ang nanalo ay si ano? Teka lang. Sorry. Okay, boy. Ang nanalo ay si Adrian Merz Badenas Pagya. Ah, ito yung kasamahan ni ano? Ni Mar. Letter C ang sagot niya. May mga sumagot naman na iba pa pero nauna na nga si ano? Okay. Okay, congratulations. Sabay-sabay natin ipakyu siya sa comment section. Pakyu ka, ano? Adrian ba? Opo, Adrian. Okay. Lisa. Okay, sige. Dadako na po tayo sa pakyu number 4 natin. Why is multisectoral organizing is important for climate emergency campaigns? Okay, ang choices po natin for letter A, it limits the diversity of perspectives and solutions. Letter B, it creates unnecessary bureaucracy and delays in decision making. Letter C, it fosters collaboration between different sectors to address complex climate challenges. And letter D, it leads to increased competition and conflicts among stakeholders. Pwede ikaw magbasa ng question ko. Lalo sasagot po dito sa ating question. Discussion for this topic ay si Shai sa CMEM kasi. Ang pangalan kasi ng CMEM, di ba, is Columbia Multisectoral Ecological Movement or Ecology Movement. Kaya gaano ba kahalaga? Why is multisectoral organizing important for climate emergency campaign? Kasi karamihan ng kausap natin palagi ngayon ay mga kabataan, pero mahalaga din na ma-involve ang iba pang sektor, yun ang sinasabi. Pero bakit? Paano? Why? Which of the following is an example of multisectoral collaboration in a climate emergency campaign? Kaya nga kanina medyo tinatanong ko si Jake. Open naman to sa mga hindi young ones, di ba? How does multisectoral organizing enhance the effectiveness of climate action?
What role do businesses play in multisectoral organizing for climate action? Kasi when we say multisectoral, kasama rin naman ang sektor ng mga negosyante, di ba? Yes. Why does multisectoral organizing contribute to long-term resilience against climate change? At saka, mukhang kailangan natin humarap dito lahat ng sektor kasi lahat naman tayo ay ano, apektado. At kailangan nga ng collective action. So, yun. Ashay, take it away. Okay, Koy. So, sa muli po, magandang hapon sa ating mga ka-walk dito for episode 9. First and foremost, gusto ko muna pong i-define yung multi-sectoral kasi yung organization namin yung sabi nga multi-sectoral. Well, when we say multi-sectoral, it is a group or organization, association composed of different sectors. Siyempre, andyan po, in the case of Colombia Multi-Sectoral Ecology Movement, we are composed po ng tri-people women, Moro Christian and IPs women, andyan po yung tri-people youth, tri-people farmers, Bukiring magsasaka. Meron din po tayong composition ng mga lowland and upland farmers. Andyan po yung ating business sector, tamang-tama. Meron po dyan yung question na binato sa atin ni Quiz Egay. Meron din po tayong grupo ng mga professionals. When we say professionals po, ito yung mga scholar ng organization na bumalik sa community and at the same time nag-give sila ng service for almost 2 to 3 years, and after that they can choose the path or career na gusto nilang tahakin. And meron din po tayo composed po sa organization, andyan din po yung ating mga senior citizen, syempre po andyan din po yung ating mga PW, person with disabilities, and syempre po andyan po yung ating government in partnership po ng local government unit ng Colombia. And yung mga concerned, yung pang 9 po doon is yung concerned individual na walang grupo pero concerned sila when it comes to environmental issues and matters. So, why is multisectoral organizing important for climate emergency? First and foremost po, given the stigma, the magnitude, the burden of climate justice, human rights violations, hindi lamang sa Colombia, hindi lamang sa Luzon, Visayas at Mindanao, more than one group or organization or association alone can prevent or sabihin nating mitigate yung climate change effectively and efficiently. Ibabalik ko dun sa kaninang na-share sa atin ni Kuis Jake, yung sa Sister Places for Earth. More on mga youth yun, di ba? Pero gaya nga kanina, baka meron pang mga interesado. At yung kay Jenny kanina, na itong mga efforts na bakit kailangan ba talaga na pag summer is kailangan magsasuffer tayo sa sobrang init, ano yung mga itatanim sa BGC and sa Ayala and so on and so forth. Doon naman kay Giselle sa mga mangroves, naisip natin kanina na question ni Quiz Egay kanina na bakit nagagawa ito ng young bean? Why sa ibang lugar hindi nagagawa? So, I think it is a time na ito mga multisectoral, hindi lang limitado sa ating mga Gen Z at sa ating mga kabataan, ang inisyatiba or advocacy when it comes to climate justice and human rights violation. So, collaboration between multisectoral organizations and other concerned individuals is essential and very much needed sa panahon natin ngayon. Siguro kung dati is kanya-kanya tayo, kung ano ang accomplishment ng mga kabataan, ano ang accomplishment ng kababaihan, kalalakihan, ay ikinukumpara. Ngayon, hindi. Kung ano yung accomplishment ng isang grupo, multi-sectoral organizations or grupo ay nagbibigay ng napakalaking motivation, inspiring, engaging, at nagigising kung sino ba yung dapat na gisingin. And also, this approach po, well, connected dun sa next na question, nag-ensure po siya na yung mga resources natin, lakas man natin yan, physical man yan, financially man yan, or ano pa, ay magagamit po natin ng epektibo. At yung mga efforts po natin ay hindi pa ulit-ulit. Yung merong effort sa mga kabataan sa ganito tree planting o nag-tree planting din ng mga kabaihan, pero kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang date and ganyan. So kung sa lens po ng Colombia Multisectoral Ecology Movement, much better po pag sama-sama tayo, isa tayo doon sa one goal natin or yung hinahangad natin. And isa po sa mga example or iilan sa mga example po ng multi-sectoral collaboration in climate emergency campaign or example po nito, unang-una is yung sabi nga, collective actions, mampa-activity man yan, programs man yan, and initiative man yan.
yan po ay isa sa mga example kung tree growing man yan, clean up drive man yan, or through artsy-artsy. Ayan. Partnership for sustainability of climate emergency plans. Kasi nga, pag sinabing multi-sectoral, meron dyan na pwede kang mapalitan kung ikaw yung nasa posisyon. Merong iba dyan na nandyan na sila at kaya nilang i-sustain yung programa. Kung kami mga kabataan ngayon ay wala pa gaanong power or resources, platform para i-sustain to, sana man lang yung mga natap natin sa multi-sectoral organization, sila yung magsusustain or magpapatuloy ng mga plano at inisyatiba natin. And next is the sharing of talents, the time, the treasure, treaties po yan, na nagko-complement sa bawat isa. Sabi ko nga po kanina, hindi kailangan na magkompetensya tayo, hindi kailangan na magkagulo tayo kasi inisyatiba ko 'yan, idea ko 'yan, bakit kinopya mo? Trending kami sa ganito na initiative, bakit kinopya mo? No, it's not. It's not the purpose of multi-sectoral organizations. Ang gusto po natin is mag-complement yung lahat ng mga efforts natin through sa iisang goal natin is which is magkaroon tayo ng green future natin, hindi lang ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. And next is, gaano ba itong mga multi-sectoral organizing na mai-enhance yung pagiging epektibo ng ating mga inisyatiba at climate action? Unang-una, napapaniguro po nito, hindi man 100%, pero at least po, sobra siya ng siguro mga sa 90% na ang mga resources natin ay nagagamit ng maayos at epektibo, ang mga tao po ay namamaximize natin. Siyempre, sabi nga, hindi tayo pare-pareho ng skills, hindi tayo pare-pareho ng talents. So, kung saan ang skills mo at kung saan ang talents mo, dun ka ilalagay na advocacy or inisyatiba na gagawin mo. So, na-maximize natin, hindi nasasayang yung effort natin dahil nga, composed tayo ng multi-sectoral organizations. And sabi nga kanina, magko-complement at hindi ito magbubuo ng conflict or argument na initiative ko yan, na effort ko yan, ako ang naunang ganyan, ito ang accomplishment ko. Yan po ang isang reason bakit maganda na marami tayong matap, hindi lang na mga kabataan, kundi ang iba't iba pa mga sector, lalo na yung mga vulnerable sector, para ma-amplify kung ano man yung hindi nasi-share or yung mga voices ng mga vulnerable sectors natin. So, isa po yan. And yung sa questions kanina na, what role do businesses play in multi-sectoral organizing for climate action? Kasi po sa organization namin, merong business sector. Unang-una, gagamitan ko ng word na for businesses. Unang-una, investing. Investing their initiatives, investing their passion, and investing their resources for climate actions. In the case of Colombia Multisectoral Ecology Movement, yung mga miyembro po natin sa businesses or business sector ay apektado rin ng usaping climate change or climate justice, human rights violations, and others. Kasi nga, pag masyadong mainit apektado ang businesses, ganito, hindi na effective yung mga sinusupply nila. So, nag-i-invest na rin sila. Hindi lang sila focuses sa kanilang mga business dahil po ang init na klima na naranasin niyan ay isang source of business talaga, no. So yun nga, kailangan ng efforts and initiatives. And yung mga businesses din po na to, business sector po ito, sila rin po yung nagiging daan for promotion. Bakit? Ito pong mga miyembro natin sa business sectors ay meron po kasi tayong pinoprovide na mga IEC materials. So, pag may pwesto, syempre, pag may pwesto ang business sectors or business individuals, is nilalagay nila doon, nagiging aware bakit sobrang init. And minsan po, nagko-contribute sila. Halimbawa, magkakaroon po kami ng tree growing activities and other activities outside our offices or bahay. Sila po yung namimigay ng tubig for libre, hindi na pinapabayaran. So, ayan po, very thankful po tayo dyan na hindi lang sila nakafocus dun sa profit na makukuha nila. But then, yung profit na gusto nilang makamit is yung mabawasan itong sobrang init na panahon natin ngayon, ng klima natin. And lastly, syado ako mabilis. Lastly po, how does multi-sectoral organizing contribute to long-term resilience against climate change impacts? Napakabigat po ng salitang long-term, dagdagan mo pa ng resilience. Ayan, kasi iniisip ko nga, resilient ba tayo or
masyado lang tayong na-immune na sa mga nangyayari sa mundo. Natanong ko minsan yung sarili ko, resilient ba talaga tayo or baka immune na tayo sa mga paulit-ulit na nangyayari sa mundo kaya sinasabi natin resilient tayo. Gusto kong i-define din yan sa aking sarili kung ano ba ang term ng resilient at pagiging immune sa isang bagay. Ah, sige, babalik ko po. Ang sagot ko po dito, ang magagawa po ng multisectoral organization para makapag-contribute doon sa long-term or matagalan na resilience against climate change impacts. Unang-una po is yung hindi natin pagputol doon sa mga inisyatiba, advokasya natin like IEC campaigns, continuing education sa mga grassroots level, sa mga lugar na hindi naaabot ng mga impormasyon, tamang impormasyon, at syempre yung pong much larger engagement kasi nga pag multisectoral sabi ko iba't ibang grupo. So, hindi lang kabataan ang maabot natin, hindi lang kababaihan, hindi lang kalalakihan, hindi lang farmers, hindi lang senior citizen, lahat nito. Pag merong dalawa na nagkaroon ng initiative na, ipaabot ko to sa mga kapwa ko senior citizen, ipaabot ko to sa mga kapwa ko solo parent or whatsoever na group pa, mas marami tayong na-engage dito sa mga inisyatiba at advocacy natin. At meron talagang iilan dyan na pwedeng sumabay doon sa journey natin doon sa climate justice. Example ko kanina, sabi ni Quiz Egay kanina, nabotas ka ba galing? Kailan yun? O diba? Na-promote mo ang ating walk the talk. Ngayon, meron tayong mga bagong viewers. So, isa po yan sa sample na through efforts po natin na hindi lang limitado kung saang organization tayo belong, mas dadami at dadami tayo. Ang isa or dalawa na makadadagdag sa atin ay napakalaking bagay para mas maging malakas tayo at mas malaki yung epekto or impact ng mga initiatives natin. Malawak ang naaabot ng efforts and initiative natin and at the same time, alam mo na hindi ka nag-iisa sa laban ng kalikasan natin at sa patuloy na human rights violations kaugnay din ng kalikasan. Dahil po, sabi ko nga nung una pa mga episode, hindi lang to po climate change. Hindi lang to simpleng init lang ng panahon, pagbabago ng klima sa panahon. Kundi ito po ay crisis na rin, hindi lang po ng mga business sector, hindi lang ng mga kabataan, maging ng gobyerno. Crisis kung paano makabuo ng inisyatiba, sustainable and long-term initiatives na pwedeng sumagot dun sa paulit-ulit na problema natin at kinakaharap na sana naman effective and efficient at magagamit yung mga resources na nararapat. Medyo mahaba na. So, for the meantime, yun po muna at baka may mga question kayo, okay lang kung mag-question. And hindi pa ako nakapag-share ng video kasi ano yan, hindi active yung aming page pa kasi na-hack. So gagawa pa for the future. Disclaimer! So thank you Quiz for the opportunity and sana marami pa tayong mga sectors na ma-engage sa ating mga initiative. Hindi lamang through Walk the Talk, hindi lamang through Young Bean, Junior Alco, ATM Youth Network, hindi lamang through 11-11-11 at marami pa po tayong organizations or individuals na pwede nating matap pa and makapartner. So, thank you po and good afternoon. Yes. So, salamat din at congratulations sa CMEM, di ba? Kaya din natin pinasasalamatan ng CMEM. Pag tinignan nyo maigi, no, yung bawat grupo na nandito ay nagre-represent ng ating mga pangangailangan para mas mainam siguro at mabuti natin maharap yung climate crisis, no? Pero para tumiretso tayo dun sa last question, ganito po ang magiging approach natin kasi medyo tayo ay past 6 o'clock na, no? Bilang parang pagtatapos at pag may mensahe na rin ng ating mga kapatid dito, no, ka-partners. Yung last question natin, sasagutin na lang ng bawat isa tapos parang yun na yung kanyang mensahe. Kasi ang maganda yung last question. Pero bago ko ibigay sa ating mga kawok, ang tumamang sagot po doon sa ating tanong na why is multisectoral organizing important for climate emergency campaigns? Ayan, ito yung ating PACU number 4. Ang nanalo ay si Mar Dubria ulit. Sumagot din sila Edel Pards. Sumagot din sila Justice at saka si Adrian. Pero ang kauna-unahang nakasagot ay si Mar. At ang tamang sagot ay letter C. Na ang sagot na yan ay, basahin natin ano, para mas... sakto. It fosters collaboration between different sectors to address complex climate challenges. At saka pagkatiningnan mo yung ating mga discussion simula pa ng mga nakaraang mga episodes, pinag-uusapan natin, bagamat kayo ay kabataan, pero pinag-uusapan yung mga mangingisda. Ang sektor na mga apektado
ng mga komunidad na nasa tabi ng coal power plants, di ba? Pinag-uusapan natin ang mga communities ng indigenous peoples na apektado ng mina o ng iba pang mga environmental degradation or environmental destruction o mga activities na inuuna ang profit bago ang kapakanan at karapatan ng mamamayan. Ang dadagdag ko na lang sa sagot ni Shai, no, bagamat napahapyawan niya at napasilip niya sa atin. Kaya dapat ang multisectoral organization, organizing, no, ay mahalaga. Kasi nga dahil ang right to environment, pasok diyan yung itong ating pinag-uusapan, ang climate justice, di ba? Ay karapatan pantao, para yan sa lahat. So dapat lahat din tayo ay mayroong sabihin na nating pagkukusa, dahil pagkatumunga nga lang ang isang hindi lang isang sektor ang apektado kundi multisectoral din, 'di ba? Marami rin ang apektado para sa problema na ating pinag-uusapan. Ngayon yung PACU number 5 ay akin din ipo-post pa din para makaparticipate pa din yung ating mga natitirang mga viewers na siguro na inip na yung iba. Ang tanong po ay, why is Generation C significant in the climate emergency campaign? Tukol na po ito sa generation niyo. Siyempre, ang pagpipilian po ay ilalagay ko po doon sa comment section, tapos sasagutin na rin ng ating mga kapanelist or ng ating mga kapartner yung discussion natin. Pero habang kami ay nagdi-discuss, pwede na po kayong sumagot doon sa question na why is Generation C significant in the climate emergency campaign? Letter A, they are less concerned about environmental issue compared to other generations. Uy, masamang bintang yan sa Generation C. Letter B, they represent the largest demographic group with the potential to drive change. Letter C, they are too young to actively participate in climate advocacy. And letter D, they prioritize individual interests over collective actions. Sagot-sagot na po tayo mga kawok at manalo po ng 100 peso load. At saka syempre mag-join sa discussion. Diretso ko na siya, ang tanong lang naman natin sa mga kasama bilang pagsasara na rin ninyo, isa-isa po magsasalita, sasagot, tapos ay closing message na. Bakit nga ba napaka-importante ng generation ninyo? Bakit significant kayo sa climate emergency campaign? Paano nga ba ang generation ninyo nagde-demonstrate ng kanilang commitment, ng inyong commitment sa climate action? Labas doon sa mga binanggit na ninyo, baka pwede pa kayo magdagdag at pwede rin namang i-emphasize natin kung ano po yung mga dahilan o mga dinidemonstrate ng inyong generation para dito sa usapin ng climate action. What role does Generation C play in influencing corporate and government policies towards sustainability? Bagamat nababanggit at napapyawan na, baka pwede pong paulit. How does the unique perspective of Generation C contribute to climate emergency campaigns? What impact can Generation C have on shaping the future trajectory of climate policy and action? Unahin na po natin ang ating pinasalamatan at ang tumanggap ng Element of Fire. Ayan, mula po sa Junior Alco Philippines, Jen, gusto mo nang sumagot, tapos pwede ka nang magbigay ng mensahe para sa closing. Ayan, salamat po Kuya Egay, no. Siguro i-connect ko siya dun sa sinabi mong Element of Fire, Kuya Egay. Na ilang mga kabataan ngayon, kung gaano kainit ang nararanasan nating heat index, ay ganun din kainit ang kanilang mga passion, no. At paniniwala na yung mga kanilang pinaglalaban ay in the near future will eventually no makakaalpas din at maigagaod at mailalaban at mananalo din. Itong init na to Kuya Egay ay hindi lamang init na basta umapoy sa bigla ang umapoy no sa kanilang mga puso, ningas kugon, kundi pinapatunayan Kuya Egay na itong apoy na ito ay rooted sa kanilang mga karanasan, sa mga socio-economic issues na kanilang first-hand na nakita, naranasan. At ito rin marahil, Kuya Egay, ang nagsilbing, tawag na ito, nagsilbing
Ano tawag doon? Match? Spark. Match yung iniisip. Ang nag-spark sa kanilang mga damdamin na maglingkod sa iba't ibang uri ng paglilingkod at pakikibaka. Naalala ko, Kuya Egay, sabi ng professor namin sa isang discussion about sa el filibusterismo, no? So yung katulad ng pag-alab ng laban ni Simon, tayo kasi, no, bilang isang kabataan, we can do so much more than we can imagine. At itong mga Gen Z's na to, although madami, no, sa ilang beses nang pinagdudahan ng kanilang mga kakayahan, sila mismo yung nagduda, pero ganun din ay naniniwala tayo na kapag sila ay nagsimulang naniwala sa kanilang sa pangyarihan ng kanilang mga pinaglalaban, yung small spark ng apoy ay magliliyab at ito ay ay kakalat at makapag spark pa ng maraming kandilang hindi pa umaapoy. Itong mga kandila na to, ito yung mga sa puso nila, ito yung mga passion nila. At Kuya Egay, pagdating kasi sa usapin ng climate change, sa usapin ng climate emergency at climate justice, although hindi pa masyadong nabibigyan ng limelight ang mga kabataan sa ganitong usapin, pero naniniwala tayo, ano, na bukas yung kanilang mga puso para maglingkod sa at ilaban ang climate justice na meron tayo. Siguro hindi pa lamang nabibigyan ng madami pang platform or ng avenue para mapakita kung ano yung kaya pang gawin ng mga kabataan, ng mga Gen Z's. And sobrang natutuwa ako sa Yangbin, ano, na grabe yung kanilang tawag nito, kanilang passion. passionate solidarity. I must say solidarity ito, Kuya Egay, no, na nagbuklod sa kanila sa buong bataan. Ano, at naniniwala din ako na sana eventually sa Bulacan din ay, although kahit wala kaming mga ganong kalaking mga issues, sana hindi na namin kailangan pang magkaroon ng mga issues katulad ng mga nararanasan ng Bataan para lang magkaroon ng environmentalist organization, no, na magtataguyod sa karapatan ng kalikasan. At naniniwala din naman tayo, Kuya Egay, na kapag pinaniwalaan natin kung ano yung kakayahan ng mga kabataan, it could spark something. At itong something na to will spark change. Ayun. Ayun. Kaya kayo ang awardee ng awardee, no, yung aming pasasalamat ay mula sa elemento ng apoy. Saktong-sakto po. Salamat ulit. Salamat po, Kuya. Yes. Okay. Salamat po. Para po sa Alco Philippines, Junior Alco Philippines. No? At saka siyempre, kay Jenny at saka sa lahat ng mga kapatid at kasama ng Junior Alco Philippines na nakasama natin sa past episodes. Pakipaabot po ang aming pasasalamat, Jenny. Ngayon naman po, hingin natin yung sagot at saka last message din or message para sa episode na ito. Mula naman sa ating mga recipient na ng ating pasasalamat, Earth Element, di ba? Siyempre sa Young Bean, si Jochelle. Ayan. Thank you, Kuya Egay, no? Siguro simula nung umpisa ng Walk the Talk hanggang ngayon, no, sa last episode ng Walk the Talk, ay nakita namin sa Young Bean na yung iba't ibang pagkilos ng mga kabataan, no, na nakita namin na kumikilos tayo kasi nakikita natin na may problema, no, sinisira ang kalikasan sa ating komunidad at nagdudulot 'yon ng pagbabiolate sa ating karapatan. Gayon na din ay winawasak yung kinabukasan na pinapangarap nating mga kabataan, no. At
Dahil dito, no, ay ito yung rason kung bakit tayo yung parang driver ng pagbabago. Kasi tayo mga kabataan ay tayo yung mga future, no? Future manggagawa, future leaders, tayo ang mga future leaders ng ating bansa. At dahil dito ay ngayon na nakakaranas tayo ng patindi at patindi pang mga impacts ng pagbabago ng klima mula sa ating mga komunidad hanggang sa iba't ibang mga komunidad sa ating bansa, no? At sa global aspect ay nandoon ay kasabay noon yung iba't ibang pagkilos ng mga kabataan ngayon, no? At nakakatuwa yun dahil ang mga kabataan ngayon ay sobrang active sa para alamin ang kanyang sitwasyon, alamin kung ano ba yung nangyayari sa kanyang kapaligiran at makiisa sa solusyon, no? Dahil hindi ako naniniwalang ang kabataan ay tamad. Hindi ako naniniwalang ang kabataan ay basta ganyan na lang, no? Yung mga social societal norms na sinasabi sa mga kabataan na dapat ang mga kabataan din ay isa sa mga manindigan para baguhin ito, no? At dahil sa iba't ibang pagkilos ng mga kabataan na mula sa pagproprotesta, pagkuha ng platform sa social media, no, para magkaroon ng awareness at kaya na din yung pagpunta sa ating mga komunidad para magbigay ng edukasyon para i-push ang kapwa natin kabataan na sila ay merong boses, sila ay may magagawa para protektahan ang kanilang pangarap, gayon na din ang kanilang karapatan at kalikasan. At gayon din ay sila ay kaisa ng collective na effort para sa isang tunay na pagbabago, no? At gayon na din para sa isang mundo na walang opresyon, isang mundo na hindi mapanira, isang mundo na hindi lamang pagkita o hindi isang mundo na walang kapitalista na sumisira sa ating bansa o sa ating kalikasan, no? At yung passion, yung lakas natin at yung commitment ng mga kabataan ngayon ay kailangan natin yun, no? Kailangan nating buuin yun para i-address yung climate crisis na nararanasan natin ngayon para sa isang kalikasang sustainable, para sa isang para magkaroon tayo o mag-transition na tayo sa isang mag-transition na tayo sa renewable energies at syempre itigil na lahat ng mapanirang mga aktibidad o human activities na nagre-resulta sa ganitong sitwasyon natin ngayon, no? Kasi hindi nagbubulag-bulagan ang mga kabataan. Kailangan lang nilang maging aware, no, sa kanilang sa tunay na sitwasyon ngayon. At ayun, at dahil nga meron kami activity this May 10, 11, 12 at kasama ang HR Online at TFDP dito ay ito ay ang Summer Environmental Youth Camp at annually ito ginagawa ng Young Lean since 2013, no? At dahil nakikita natin na nag-evolve na yung technology at nawawala na yung connection ng mga kabataan sa ating environment. Kapag kasi nawalan ng connection ng mga kabataan sa environment ay hindi nila alam kung gaano ito kahalaga. Kaya gusto natin, ini-aim natin sa Young Bean na kasama ng iba't ibang mga kabataan sa ating komunidad, no, at mga student leader at mga student at mga youth with professional na sumama sa ating SAYCAMP 2024 na merong tema na Back to the Basics, Rediscover, Reconnect, and Revitalize Action for the
environment. Ayan po. Maraming salamat po Kuya Egay at sa TFDP at sa HR online po. Maraming maraming salamat po. Ayan, virtual clap sa ating pinasalamatan po ng Walk the Talk na sa pamamagitan ng Earth Element, ika nga. Kaya naman po kayo tumanggap ng Earth Element, yung pagiging ano ba? Down to earth, ika nga, no? Yung pagiging lapat sa lupa at saka yung pagiging ano ba? Humility, ika nga. Gustong-gusto natin yung ganong attitude. At saka magkakaugnay naman tayo lahat. Magkakaugnay yung mga elemento na yan. Siyempre, bago natin na lang, siguro huli na lang natin sila shy. Tawagin natin ngayon yung ating pinasalamatan mula sa para sa elementong air, yung hangin, the last airbender. Kasi naman yung kanilang activities din at kanilang mga gawi, parang hangin na nag-express at lumilipad hindi lamang sa iisang lugar. Ano? Kaya tawagin natin si Jake mula sa Alyansa Tigilmina at saka sa Alyansa Tigilmina Youth Network. Ganon. Lumilipad. Okay, gaganon na kami dito. Diba? Sabi nga, diba, yung air ay element of freedom. Kasi kung yung earth ay, diba, element of steadiness and yung fire naman ay yung passion. Ang water ay element of change. Ganyan siya. Ganyan ako na-orient nung nickname. Bata pa. Pero yun, salamat po doon sa ating discussion sa talakayan sa pagbibigay ng recognition sa ATM Youth Network. Feeling ko, yung sagot dun sa tanong kuya, magandang pagnilayan yan eh. Kung ngayon medyo pinapasok natin yung mga elements bilang isa tayo doon sa nature, dapat makita natin interconnected at kung paano i-utilize sa mga itong mga elements na ito. Iba-iba man yung kampanyang kinikilusan, iba-iba man yung community na dinudugtungan, iba-iba man yung mga uri or type ng kabataan na sinasamahan. Kapag nakita natin na yung individual interest natin or yung individuality natin ay pag nakita natin sa iba, may kita agad natin yung connection and it will create a community. Pwedeng sabi parang ano, di ba, kung avatar yun, sabihin, kami ay from Fire Nation, sila ay sa water, ganyan. Pero kung makikita mo na nasa iisang cycle lang pala lahat, mas magiging maluwag sa atin, mas mabilis sa atin, yung pag-appreciate kung ano yung meron sa atin. Which is true hanggang sa appreciation natin sa ating environment, sa ating campaigns. Pwedeng hindi natin napapansin na yung ginagawa natin sa household ay may epekto pala sa iba pang magana. So yun yung role ng kabataan since nasa atin yung mas malawak na energy, kaya pa natin magpuyat. Yung iba kasi dyan. alam mo yun, di ba, parang kapag magkakasama yan yung laging kwentuhan namin nila Kuya Ege. Kaya natin mag-last longer. Dahil siguro mas bata tayo. Ewan ko, baka biologically mas ano pa tayo, mas malakas pa tayo compared sa mga nauna sa atin. Mas maingay tayo, tech savvy tayo, hindi na natin maiwan yung ating mga cellphones na nagagamit natin sa ating advocacy some point. Yung knowledge, yung eagerness, yung passion, actually ang daming meron sa atin. Need lang natin siyang ma-harness as one. Kaya kung hindi man natin kayang pagsamahin agad ng buo, at least napapalakas natin, napapagaling natin yung mga kasama natin at yung sarili natin para kapag nangailangan yung panahon na magsama-sama tayo, please buo yung lakas natin. So, feeling ko yun yung isa sa mga magandang, kung i-relate lang dito sa discussion natin, kuya, may iba-iba yung element natin, may talent, may resources, may iba pang bagay. Iba-iba man yan, pag pinagsama natin, mas mag-live tayo in harmony, in balance, di ba? Yan naman yung ganap. So, sa amin, sa ATM Youth Network, we encourage everyone na magtuloy-tuloy doon sa aming activities, sa mga campaigns. Kami supportive kami sa bawat isa. Kaya pag nagkikita kami face-to-face, laging para kaming ano, artista sa bawat isa. Yung kasi inspired kami sa ginagawa. Halimbawa, inspired kami kila Shell, di ba? Sa ginagawa ng Young Bean. Yan, kila Jenny. Kaya pag nagkikita kami,
kahit matapos yung event, mag-a-allot kami ng mga 15 to 20 minutes na parang kwentuhan lang, di ba, debrief, oh, kumusta? Anong, parang ano, what's your favorite part of the forum? May ganun kami kasi pinaprocess namin kung yung naiintindihan ba namin ay nagre-reflect doon sa ibang kabataan na present doon. Tapos, minsan na pag-uusapan namin, ano yung pwede nating pagsaluhang activity sa susunod. So yung pag-uusap, yung pag-reach out, at yung pag-cascade ng mga information ay isa sa mga essential na gawain. Yung creativity and imagination ng mga kabataan, malakas yan. Pero ang challenge sa atin, paano natin makakapture yung imagination ng mas malawak na kabataan? Baka yung mga nakikinig sa atin ay makatulong din. O may maisip sila, no, na parang, eto yung naisip ko, baka parang pag sinabi ko to sa iba, ma-expound, lumawak, di ba? Maging concrete yung ating mga naisip. Kasi ang mahirap ngayon, hindi natin makuha eh, hindi natin matumbok. Maraming kabataan, sinasabi natin, active tayo sa participation sa iba't ibang advocacy work. Pero hindi pa ganun yung command. I mean, hindi isa yung kumpas, no, na kaya nating i-command yung kapwa nating kabataan to do better, better. I mean, we're doing great. Pero yung, alam niyo yun, parang syempre excited tayo eh, na maabot yun. Pero I know ilang taon yung paikipaglaban at yung halimbawa ang tinatamasa natin na mga karapatan ay dekadang ipinaglaban. For sure, malayo pa, pero sana with this climate, di ba, in this economy, parang ganyan, kailangan mas mabilis tayo, kailangan, alam mo yun, parang ganyan binabanggit ko, it's like our house is on fire. So, kailangan yung adrenaline rush, kailangan, di ba, seize the moment, seize the hour sa pag-organize. At lahat ng ginagawa natin ay para doon sa minimiti natin lipunan. So, yun, mula sa ATM Youth Network at sa kabuuan ng Alyansa Tigil Mina, na representative ngayon, nagpapasalamat po kami. You can visit, nag-promote, you can visit our Facebook, Twitter, Instagram, laging Alyansa Tigil Mina. At para maalala nyo kami, ATM, parang mga ATM machine. Pag, siguro prompt nyo yun, pag nakita kayo ng ATM machine, ay, magiging NBYME ako, parang. So, in a way, di ba, parang catchy, kailangan may ganun talaga. So, napagtulungan natin to at patuloy pa rin po tayo. Salamat. Yeah. Virtual clap para sa ating kapatid na si Jake mula sa Alyansa Tigil Mina. At ang gusto ko yun, ha, freedom, element of freedom yung air. Yes. Swak na swak. Naunahan mo lang ako dun sa balance, ano, pero mamaya. Magdadagdag din tayo ng ating mala avatar na mensahe, no? Mala Last Airbender na, no? Inspired message. Tawagin na natin si Shai mula naman sa Simem, ang ating kinasasalamatan, elemento ng tubig, di ba? Water element. Okay. Sige po. Total, nasabi naman lahat ng mga kasamahan ko. Iigsiyan ko na. Nasyete na. Una-una po, maraming salamat sa mga nagstay pa sa ating Facebook Live ngayon. So, konti lang ang sasabihin ko. Unang-una is, we must keep the passion flowing with us. Kasi nga, water ako. Yun nga, sabi ni Kois kanina na water symbolizes change, rebirth. So, ayan, tayong mga Gen Z, sino bang mag-aakala na sa kapanahunan ng Gen Z is mas magiging active? Well, hindi ko naman dinidisregard ang pagiging active ng ibang generation. Excuse me po, pasintabi. Pero gusto ko lang i-emphasize na ang Gen Z ngayon, very engaging sa anumang usapin. And hindi basta-basta na ang generation natin ngayon ay kung ano lang ang gustong itatak sa ating mga mindset, ayun ang susundin natin. May pagka, ayun nga, sabi, may pagka rebelde, hindi naman. May pagka ganong concept kasi ang Gen Z, kung saan, kung ano yung sa tingin mo na tama through yung mga tamang information din na na-inculcate sa ating mga kaisipan at mas na-aware tayo sa nangyayari sa ating mundo, ay doon tayo kumukuha ng fuel or yung passion natin para mag-continue. And with that, sana po malaman natin yung pivotal role ng ating henerasyon para po makapagbigay tayo or makapag-drive tayo ng positive change na magiging legacy din natin. Kasi not all the time we are Generation Z.
not all the time, ito yung oras natin. Matatapos at matatapos yung generation natin. And with that, sana magkaroon tayo ng legacy na may iwan natin sa mga susunod pang generasyon na ang generation Z noon, ito yung mga naumpisahan nila. Ito yung mga naipagpatuloy nila. At magandang bagay yun para makita yung sabi nga kanina, ang balance ng earth, ng water, ano pa yun? Air, at syempre ng katubigan. Fire, na nagsisimbolize po ito ng inisyatiba, hindi lamang ng Generation Z, kundi lahat po ng henerasyon, at syempre lahat po multi-sectoral efforts, kasi hindi po natin ito magagawa ng iisa lang or iilan lang. Mas marami is mas masaya, at syempre mas makakabuild tayo ng mas stronger and sustainable long-term or resilient environmental campaign. And gusto ko rin i-emphasize na sana magkaroon tayo ng leverage kung saan tayo papasok sa mga advocacies natin para naman hindi tayo dito sa right, dito sa left yan. So, sa muli po, maraming maraming salamat. And as the water element, sana may pagpatuloy natin, ma-maintain natin yung balance ng pagiging empathetic, adaptable sa ano ba mga situations, and nurturing our knowledges po again and again and again. And wag sana tayong magsawa na pagpatuloy ito. Kung may mga oras na hindi ninyo ma-figure out kung ano yung purpose in life ninyo, balik-balikan nyo kung saan kayo mas passionate. Kasi yung passion po na yun ay mag-lead sa atin into our right purposes. So sana po through Walk the Talk from episode 1 hanggang episode 9 ay meron na tayong konting glimpse na ng light na, oh, this is my purpose. Kung sa mangrove ka man yan, kung sa fire ka man yan, sa air ka man, artsy and everything na efforts ninyo and through multi-sectoral organizations, malaman po sana natin yung passion and purpose natin in life, lalo-lalo na po sa climate justice and human rights. So sa muli, maraming maraming salamat and magkita-kita po tayo soon. And stay hydrated po. Ayan, salamat kay Shai, no, sa hindi rin pagbitaw at pagtulong palagi sa atin. Babasahin ko lang muna karagdagang sinabi ni Mar Tubria. Mahalaga ang Gen Z kasi as of now, sila ang mas dominante at magmamana. Ang susunod na generasyon, kung di sila titinig at magsasalita ngayon, sila din yung kawawa sa hinaharap. Kaya huwag isiping bata ka lang. Isipin natin, bata tayong may magagawa. Yan, mula po yan kay Mar Dubria. Ang tumama pong sagot, ang tamang sagot ay letter B. Doon sa ating PACU number 5, why is Generation C significant in the climate emergency campaign? Ang tamang sagot ay letter B. Yan po ay, basahin natin ha, para sigurado. They represent the largest demographic group with the potential to drive change. Congratulations! At ipakyo po natin si Adrian Merz. Ayan, Badenas Pagya. Nanalo po siya uli ngayon. Ngayon siya yung nanalo nung nakaraan eh, di ba? So, i-congratulate natin siya. Ipakyo po natin si Adrian. Pakyo ka dyan, Adrian. Siguro hindi na ako magsasalita pa tungkol sa mga sinabi ng ating mga kapatid, ano? Ang ano na lang namin, yun po ang objective natin. Kaya tayo nagsama-sama sa Walk the Talk. Na kung saan, supposedly, siya ito eh. Pero gusto natin kasi sana maging platform nito sa maliit na hakbang natin na makapag-inspire, makapag-strengthen ang partnership. At syempre, bigyan natin ng acknowledgement o pagkilala yung contribution ng ating mga kabataan. Sample pa lang ito, apat na grupo pa lang itong pinag-usapan natin. Marami pa, sabi nga ni Shai, marami pang iba pa. Syempre, tumulong sana tayo, makatulong to sa maliit na pamamaraan to amplify yung mga boses o yung mga tinig at mga nais sabihin ng ating mga kabataan at para mas marami pang makarinig. Together, we can create a ripple. Yan. A ripple effect of change that reverberates far beyond our screens. Siyempre, live lang ito, di ba? Pero di ba, pwede itong ma-share mas marami pa, ma-boost at lumawak pa yung ating reach. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat for joining us on this remarkable journey. Remember po natin, tandaan natin, ha, the power of to create change lies within each and every one of us. Let's continue to walk the talk. Kaya nga po, kinilala rin natin itong mga grupong ito kasi hindi lang sila talk ng talk, nagwo-walk the talk po sila. Ginagawa nila yung kanilang mga sinasabi. Inspire others and pave the way for a brighter, more sustainable future. This is #WalkTheTalk2024.
hindi naman po tayo magsa-sign off. Mag-e-end lang po tayo today, pero magpa-follow through po ng mga episodes pa next time. Maraming maraming salamat. Ayan, palakpakan po natin. Virtual clap po ulit kay Jake, kay Jenny, kay Joshelle, at kakasaka kay Shai. Mag-reach out ulit ako for the next tema natin. Ano ba man ang magiging tema ng mga susunod episode. Maraming maraming salamat po. O baka may gusto kayong shoutout habang ako yung nagpe-prepare ng closing video. Okay, shoutout ko lang po kay Justice, kay Eman, kay Mar, sa lahat ng ATM Youth Network. Maraming maraming salamat sa inyo. Kay Jake, syempre, sa pag-introduce sa akin sa kay Quiz Egay. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng si Mem. Thank you po sa lahat and hope to see you soon. Thank you! Thank you, Shai. Joshelle, baka may gusto ka pa. Pupunta kami po doon ha, sa inyo. Opo, can't wait to see you, kuya. Ayan, shout out sa mga kayangbin ko dyan. Syempre, sa mga nanonood, no? Shout out sa inyo. Pati na rin sa mga kabaro, shout out sa inyo. At sa mga ka-YND kong nanonood dyan sa live ngayon dito. Ayan, see you sa mga iba pang darating na walk the talk discussion. Sana mabigyan ng opportunity yung young bean. Ako naman, ako naman. Ako rin, guys. Ingit ako. Ingit ako. Sige, Jake. Ayan, amen talaga. Shout out din po sa mga kasama namin sa ATM Youth Network, sa Action Verde, tsaka mm-hmm. yung mga friends ko na nanonood. Yan, sila Mar, sila Merce, tropa. Mm-hmm. So, salamat sa support. And, ayun, promote lang ulit. Baka gusto nyo mag-install ng mga sister places sa areas nyo. Para, mm-hmm. alam nyo, may tambayan lahat ng mga young people na into environment. Isama natin siya sa listahan ng mga pwedeng puntahan soon. Maraming salamat po. Yeah, oo. Jenny, baka nandiyan ka pa. Pwede ka rin magpasa, mag-shoutout. Ayan, shout out din po sa Junior Alco Philippines na nanood din kanina at tinagpa nila ako, Kuya Egay, sabi nila katatapos lang daw ng aming webinar, wala daw bang kapagod. Ang sagot ko, hindi tayo napapagod. Hindi pa pwede. Kasi pag napagod ka, Kuya Egay, isa lang ibig sabihin nun. Ayaw mo na. Joke lang. Salamat po sa Kuya Egay sa opportunity na ito at shout out sa Junior Alco Philippines at sana po ma-invite po namin kayo sa aming sa susunod na project. Nasabi ko na to kay Kuya Egay when we saw each other last Thursday. Last Thursday about sa aming National Tree Planting activity at sana po ay makapartner namin kayo, call a partnership po sa inyo. At ayun, maraming salamat po and see you all soon. Yes, thank you. See you again. Bye-bye.